Kabanata 4461. Matapos ibaba ang telepono ng kanyang amo, sinabi muna ni Duncan sa kanyang mga nasasakupan. Wala ng autopsy center, pumunta sa grupo ni Faye. Ang kanyang mga nasasakupan ay nagmamadaling nagtanong, "Inspector, ano ang gagawin mo sa Faye Group?" Malapit na itong magsagawa ng press conference, halos lahat ng media sa New York ay nandoon. Pumunta ka doon sa oras na ito ay hindi. Habang sinusubukang magsalita ng nasasakupan, biglang nautal. Nauutal kalahating araw na walang sinasabi sa follow-up. Tanong ni Duncan sa malamig na boses, "Ano? Magaling ka magsabi." Ang nasasakupan ay nakakakuha lamang ng lakas ng loob, pinatigas ang kanyang ulo, at sinabi, "Hindi ba ito ay katulad ng itinapo ng iyong sarili sa lambat?" Kinagat ni Duncan ang kanyang mga ngipin at nagmura, "Fuck you. Isa akong pulis. Hindi isang mamamatay tao, paano ako maituturing na ihagis ang aking sarili sa lambat?" Sabi ng kanyang nasasakupan, "Pero naghihintay ang media na makapanayam ka." Alam ni Duncan na hindi mali ang sinabi ng kanyang nasasakupan. Sa napakaraming malalaking kaso na nagaganap sa lungsod sa Magdamag, at napakaraming inusenteng pagkamatay ang kasangkot, ang mga mamamahayag sa lungsod ngayon ay higit na sabik na makapanayam ang pinuno ng pulisya. Matagal na ring naglabas ng utos ang tuktok, nang walang pahintulot ng tuktok. Walang sinuman ang pinapayagang tumanggap ng mga panayam sa media ng Pribado. Ang dahilan kung bakit takot na takot ang nangunguna sa mga panayam ay dahil sa kasong ito. Matagal nang sinisisi ng media at publiko ang pulisya. Hanggat sinasamantala nila ang pagkakataon, kahit sino pa ang kapanayaman, kailangan nilang harapin ang lahat ng posibleng pagpuna. Sa makatuwid, ang tuktok ay natatakot na ang pulis ay nagtanong ng mga mamamahayag at natulala. Sa pulang mukha, kinukunan ito ng media at ipinapalabas sa bansa o maging sa mundo ay magiging isang tanawin ng kahihiyan. Ito rin ang dahilan kung bakit nagsinungaling si Duncan sa kanyang mga nakatataas at sinabing pupunta siya sa autopsy center. Kung sinabi niyang gusto niyang pumunta sa grupo ni Faye at makilala si Rolly Sue, isusumpa sana siya ng amo niya sa mismong lugar at pinagbabawalan siya. Gayunpaman, sa ngayon, walang ibang paraan si Duncan. Ang tanging clue na naiintindihan niya ay dumating si Rolly Sue sa New York kasama si Stella. Kaya para malaman kung ang Cataclysmic Front ang nasa likod ng bagay na ito o hindi, si Rolly Sue ang tanging tagumpay. Kaya, ironically sinabi niya sa kanyang mga subordinate, "Mula ngayon huwag kang magsalita ng anuman, huwag kang magtanong ng anuman, kung ano ang sasabihin ko sa iyo na gawin mo. Ginawa mo ang sinabi sa iyo na gawin, kung sisihin ang nasa itaas, nasa akin ang lahat." Nang marinig ito, alam nang nasasakupan na si Duncan ay nagpasya na. Kaya't matalino siyang hindi nagsalita, at pagkatapos ay agad na kinuha ang intercom. Sinabi sa mga sasakyang sumusunod sa likuran niya, "Hindi pupunta sa autopsy center, sundan mo lang ako." Kuwit-kuwit, sa sandaling ito, mula alas 8, wala pang 5 minuto ang natitira. Ang conference hall ng Faye Group ay hindi lamang puno, maging ang mga pasilyo ay puno ng mga tao. Lahat ng uri ng media ay nag-set up ng lahat ng uri ng mahabang baril. Takot na makaligtaan ang bawat kuha at clip ng paglulunsad ay naroon na sila. Bilang karagdagan, maraming mga media outlet ang nagsagawa din ng sabay-sabay na mga live na broadcast, na binobroadcast ng real-time sa mundo sa pamamagitan ng dalawahang platform ng cable TV at internet. Dahil ang kaso ni Randall ay gumulo sa mundo, sa sandaling ito, hindi lamang ang mga tao ng Estados Unidos ang nanunood ng kumperensya, ngunit ang mga tao din sa ibang mga bansa ay nanunood ng broadcast ng kumperensya sa iba't ibang time zone, sa iba't ibang panahon, at sa pamamagitan ng iba't ibang platform ng network. Kabanata 4462. Sa lounge sa tabi ng conference hall, si Stella, nakasuot ng itim na palda na may puting sando. Handa nang umakyat sa entablado, na may kalmadong ekspresyon at medyo may kumpiyansa. Habang sina Douglas, Dawson, at Adam, ang tatlong henerasyon ng pamilya Faye, bawat isa ay naroon na may kinakabahan na mukha. Hindi nila alam kung anong sitwasyon ang naghihintay sa kanila sa sandaling ito. Marahil sa pagpasok nila sa conference hall,
Maraming tao ang handang magtanggol ng sapatos at ihagis sa kanila. Si Adam, bilang ama ni Randall, ang pinakakinabahan sa loob, pagkatapos ng lahat. Alam din niyang hindi tinuruan ang anak at kasalanan ng ama. At ngayong patay na si Randall, dapat siya ang unang isipin ng mga tao sa labasan. Nang makitang malapit na mag-alas 8 ang oras, nag-aalalang sinabi niya kay Stella. "Stella, pwede ba akong umakyat mamaya?" Matigas na sinabi ni Stella, sa kumperensya ngayon, walang sinuman sa aming apat ang maaaring mawala. Sabi ni Adam sa takot, "Natatakot ako na kapag nagpakita ako ngayon. Ito ay agad na magdudulot ng galit sa publiko, kung sakaling makaapekto ito sa ritmo ng iyong paglulunsad, ito ay magiging masama." Hindi bale na, si Stella ay hindi umalis sa anumang silid para sa pagkakamali at sinabi. "Pagkatapos mong umakyat sa entablado ni Tito at Lolo, wala ka nang dapat sabihin. At wala kang kailangang gawin, ang mga salita ay sasabihin ko lamang. Kailangan mo lang humingi ng tawad sa akin kapag humihingi ako ng tawad, at yumuko sa akin kapag yumuko ako." May gustong sabihin pa si Adam, sa tabi niya malamig na sumigaw si Douglas. "Adam, ang iyong anak ay nagdulot ng isang malaking problema, kung ikaw, bilang isang ama. Huwag kang magpakita, ano ang iisipin ng iba sa pamilya nating Faye?" Sinabi ni Adam sa kahihiyan, "Lolo, tama ka." Malamig na tiningnan siya ni Douglas, at pagkatapos ay tumingin kay Dawson na nakakunot ang noo sa gilid, at malamig na sinabi. "Lahat sa pamilya Faye, kasama ako, ay dapat sumunod sa utos ni Stella. Kung hindi, umalis ka sa pamilya Faye bago pahuli ang lahat, at lumabas ka at maging kamag-anak." Umiling si Adam at nagmamadaling sinabi, "Alam ko Lolo. Sa oras na ito, si Rolly, na nakasuot ng itim na suit. Itinulak ang pinto ng kwarto at pumunta sa harap ni Stella na may malalaking hakbang at nagsalita. "Miss Faye, may isang huling minuto." "Sige." Tumango si Stella at nagtanong, "Rolly, hindi darating si Mr. Wade?" "Oo." Sinabi ni Rolly Sue, "Mr. Si Wade ay nanunood ng live broadcast sa hotel. At hiniling niya sa akin na ihatid ang mga salita sa iyo na haharapin mo ito ng maayos." Kinagat ni Stella ang kanyang mga labi, pilit na tinango ang kanyang ulo, at sinabing, "Alam ko, tulungan mo akong magpasalamat kay Mr. Wade para sa akin." Pagkasabi niyon ay kinuha niya ang phone niya at tinignan ito. 40 segundo ang natitira hanggang alas 8, kaya pinatay niya ito at sinabi sa tatlong henerasyong matatanda sa paligid niya. "Malapit na ang oras, alis na tayo." Sina Douglas, Dawson, at Adam, ang kanilang mga ekspresyon ay lahat ay nabigla. Sa kanilang pananaw, ang nalalapit na kumperensya ay para silang huhuberen ng 3D. At nagparada sa mga lansangan na nagpapabagabag sa kanila. Ngunit ngayon, wala na silang puwang upang umatras. Kaya sumunod na lang sila sa mga hakbang ni Stella at lumabas ng lounge. Ang pangunahing pinto ng lounge ay direktang konektado sa stage access ng conference hall. Matapos dumaan sa ilang metrong haba ng daanan, diretso silang apat sa gilid ng stage ng conference hall. Ang mga reporter na naghihintay para dito ay nakakita ng isang tao na lumilitaw mula sa daanan. At anuman ang anggulo, ang lahat ng mga kamera ay nakatutok sa pasukan. At saglit, ang tunog ng shutter ay pumutok ng baliw. Parang 100,000 mousetraps ang na-trigger ng sabay sa isang iglap. Ang mga reporter, dahil sa professional na instinct, na pagtanto pagkatapos ng unang round ng mga larawan na ang unang taong lumabas ng pasukan ay hindi ang ulo ng pamilya Faye, si Dawson. Ang malaking pagbabagong nangyari sa pamilya Faye kagabi ay hindi pa opisyal na inihayag sa labas ng mundo. Kabanata 4463. Sa makatuwid, nang makita ng mga tao ang isang bata at magandang babae. Sino ang unang umakyat sa entablado mula sa pasukan? Bawat isa sa kanila ay hindi makapagsalita sa gulat. Hindi man lang kilala ng maraming tao kung sino si Stella, kaya isa-isa silang naghalo sa ibaba. Sinusubukang malaman kung ano talaga ang ginagawa ng babaeng ito. Maraming mga mamamahayag ng media ang naunang sumumpa. Ang mga lalaking ito ng pamilya Faye ay napakawalan diya upang itulak ang isang babae bilang isang kalasag sa isang kritikal na sandali. Ang ganitong uri ng boses ay agad na nag-trigger ng pag-aproba ng lahat.
Gayunpaman, walang inaasahan na kapag lumakad si Stella sa platform ng tagapagsalita. At tumayo sa likod ng mikropono, sa mga unang salita na sinabi niya, naghulog ito ng mabigat na bomba sa karamihan. Nang makitang bahagyang nakabuka ang kanyang mga labi, mahinahon at malamig na sinabi niya. Kumusta, mga kaibigan ng media, ako ang bagong chairman ng Fay Group, Stella Fay. Nagdulot ng kaguluhan ang buong eksena dahil sa mga ibinabato na salita ni Stella. Walang inaasahan na ang pamilya Fay ay magpapalit ng bagong chairman sa kritikal na sandaling ito. At ang mas hindi inaasahan ay isang babae ang bagong chairman na ito. Dapat nating malaman, na kahit sa mga mauunlad na bansa, ang patriarchal na pag-iisip ng malalaking pamilya ay lubhang seryoso. Napakaraming malalaking pamilya na may higit sa 10 bilyong dolyar na halaga. Halos wala sa kanila ang magbibigay ng posisyon ng pinuno sa isang babae. At dalaga pa rin. Gayunpaman, kung titingnan mo ang likod ni Stella, ang dating ulo ng pamilya, si Dawson Fay. At maging ang dating ulo ng pamilya, si Douglas Fay, lahat ay nakatayo. Ibig sabihin din ito ay hindi nagbibiro ang batang si Stella dito. Sa pagtayo ng nakaraang dalawang ulo ng pamilya para sa kanya, talagang siya ang pinuno ng pamilya Fay. Nagulat ang mga tao na hindi makapaniwala. Hindi talaga nila maintindihan kung bakit gagawa ng ganoong desisyon ang pamilya Fay. Kahit na kailangan nilang maghanap ng taong sisisihin o maghanap ng taong magiging kalasag sa oras na ito. Hindi naman kailangang talikuran ang posisyon ng ulo ng pamilya, tama ba? Kung maaari kang maging ulo ng pamilya pagkatapos kumuha ng gayong palayok. At pati na rin ang pinuno ng pamilya Fay na may halos trilyong dolyar na mga ari-arian, natatakot ako na walang tatanggi. Nang kinilabutan ang media reporters, dumiretso si Stella sa punto at sinabing, naniniwala ako na dapat nakita ng lahat dito ang serye ng mga video na nalantad sa internet kahapon. At ako, pati na ang iba pang pamilya Fay, ay hindi alam. Tungkol sa hindi mapapatawad na mga krimen na ginawa ni Randall Fay hanggang kahapon, katulad ninyong lahat. Sa sandaling marinig ng maraming tao na sinabi ni Stella na kahapon lang nila nalaman ang tungkol sa mga bagay na ito. Agad nilang naramdaman na sisimulan na niyang itapon ang palayok. Sinabi ng isa sa mga batang lalaking reporter sa iba pang nakapaligid sa kanya. Sa tingin ko sasabihin niya na wala kaming alam na ang ginawa ni Randall ay ang kanyang personal na pagkilos. Na wala itong kinalaman sa amin, at biktima rin kami bla bla bla. Bullshit. Ang mga manunood na nanood ng live na broadcast sa harap ng kanilang mga TV set. Ang mga computer at mga cellphone ay mayroon ding magkatulad na kaisipan sa kanilang isipan. Marami na silang nakitang ganito, ang pag-uugali ng malalaking pamilya na nagtatapo ng palayok sa isang kritikal na sandali. Kaya, inaasahan din nila na ang pamilyang Fay ay tiyak na gagamit ng ganitong paraan upang linisin ang kanilang pangalan. Gayunpaman, walang sinuman ang inaasahan na si Stella, kaagad pagkatapos, ay nagsabi ng walang kapantay na kabanalan. Bagamat ngayon lang din namin nalaman ang lahat ng ito kagabi, ngunit sa ginawa ni Randall. Ang aming pamilya Fay ay mayroon pa ring malaking responsibilidad na hindi maaaring iwasan. Nang sabihin ito ni Stella, agad nitong ginawa ang mga reporter sa eksena pati na rin ang mga manunood. Ang panunood ng live na broadcast ay nakakaramdam ng ginhawa. Ang pariralang ito ay may malaking responsibilidad na hindi maaaring iwasan. Sa pananaw ng mga reporter at manunood, ito ay napakabihirang salita. Kabanata 4464. Dahil, sa nakaraan, pagdating sa mga katulad na sitwasyon. Kahit na ang malalaking pamilya ay umamin ng kasalanan sa isang mabuting saloobin. Tatanggap lamang sila ng pangalawang responsibilidad sa karamihan. Tulad ng kanilang pangangasiwa ay hindi sapat o isang bagay tulad na. Tulad ni Stella, ang salitang, pangunahing responsibilidad, nang direkta sa kanilang sarili, ito ay napakabihirang. Sa oras na ito, inalis ng lahat ang paghamak ngayon at nagsimulang makinig ng mabuti sa susunod na mga salita ni Stella. Sa oras na ito, seryoso niyang sinabi, ang dahilan kung bakit sinasabi ko na ang aming pamilyang Fay. May pangunahing responsibilidad na hindi maaaring iwasan ay pangunahin sa mga sumusunod na aspeto. Una, ang edukasyon ng pamilya Fay kay Randall ay talagang hindi nararapat.
Kasalanan ng pamilya Faye ang pagkabigo na magtatag ng isang malusog at mabait na pananaw sa buhay, worldview, at mga halaga para sa kanya, na nagpapahintulot sa kanyang karakter at estilo ng pag-arte. Ang patuloy na lumabis at magdulot pa ng malaking pinsala sa lipunan. Pangalawa, ang pamilya Faye ay naging lubhang pabaya sa pangangasiwa sa ginawa ni Randall. Si Randall ay gumagawa ng mali sa loob ng maraming taon at hindi namin alam ang tungkol dito hanggang kahapon. Ito ay isang malinaw na pagpapabias sa tungkulin at kawalan ng kakayahan sa loob ng pamilya. Kung maaari sana nating malaman ang tungkol sa kanyang mga problema sa lalong madaling panahon. Hindi niya magagawang saktan ang napakaraming inosenteng babae, kaya ito rin ay kasalanan ng pamilya Faye. Ikatlo, ang kayamanan, katayuan, at mga mapagkukunan ng pamilya Faye ay hindi sinasadyang naging pangunahing mga kadahilanan. Iyon ay tumulong at umabot kay Randall na patuloy na gumawa ng mga krimen. Kung hindi dahil sa mga mapagkukunan ng pamilya Faye, hindi magkakaroon ng pagkakataon si Randall. Ang magkasunod na gumawa ng napakaraming felonies, kaya ito rin, kasalanan pa rin ng pamilya Faye. Sinabi ni Stella na 3 puntos ng magkakasunod na pagkakamali ng pamilya Faye, na agad na nagpatulala sa lahat. Sa opinyon ng lahat, ang mga salita ni Stella ay walang kinikilinggan, umiiwas sa responsibilidad. Sa kabaligtaran, kinuha niya ang inisyatiba upang aminin ang lahat ng direkta at hindi direktang mga responsibilidad. Na talagang nagpabago ng husto sa ugali ng lahat sa kanya. Sa oras na ito, nagpatuloy si Stella, bukod dito, gusto ko ring sabihin ang isang bagay. Iyon ay, ako mismo, kinuha ang pamilya Faye kagabi. Kaya sa pamilya Faye sa huli ay walang ibang tao na kasangkot. Hindi ko pa masasabi ito ng may 100% na garantiya. Ngunit ang maipapangako ko sa iyo ay sa mga susunod na araw. Ang pamilya Faye ay gagawa ng inisyatiba upang makipagtulungan sa pulisya at magsagawa. Isang malalim na pagsisiyasat sa bawat miyembro ng pamilya Faye pati na rin sa mga empleyado ng pamilya. Sa oras na iyon, gagawin naming bukas sa komunidad ang lahat ng nilalaman ng imbestigasyon. Hinding-hindi namin ito kukonsintihin kapag nalaman namin na may iba pang kasangkot. Ang mga salitang ito ni Stella ay nagdulot ng panibagong kidlat sa puso ng mga reporter at manunood. Sa ganoong panahon, bihirang aminin na may mga problema sa edukasyon. Hindi wastong pangangasiwa at mga potensyal na kasabwat para kay Randall. Ngunit ang hindi inaasahan ng lahat ay magsasagawa siya ng masusing imbestigasyon sa pamilya. Nang lumabas ang mga salitang ito, naunawaan ng lahat na gusto talaga ni Stella. Upang malutas ang lahat ng mga problema ng lubusan, nang walang anumang kalahating puso o perfunctory na sangkap. So, may mga reporter na sa stage na hindi napigil ang pumalakpak. Ang kanilang saloobin kay Stella, sa sandaling ito, ay nagbago din ng malaki. Sa oras na ito, nagpatuloy si Stella, bilang karagdagan sa pakikipagtulungan sa pagsisiyasat. Ang paghuhukay ng lahat ng basura sa loob ng pamilya Faye at ganap na alisin ito. Mayroon din kaming napakahalagang bagay na dapat lutasin. At iyon ay upang simulan ang gawaing kompensasyon para sa lahat ng pamilya ng mga biktima. Nang lumabas ang mga salitang ito, lahat ay tumitig ng mabuti kay Stella. Ang pagkuha ng inisyatiba upang mabayaran ang mga pamilya, ito ay pagkuha ng saloobin ng paghawak ng problema sa isang bagong antas. Kaya naman, sabik ang lahat na malaman kung paano haharapin ni Stella ang kabayaran sa mga pamilya ng mga biktima. Seryosong sinabi ni Stella, bago ibunyag ang paraan ng kompensasyon, gusto ko ring gumawa ng pahayag. Iyon ay, alam namin na kahit na magbayad kami ng mas maraming pera. Imposibleng ibalik ang mga biktima mula sa mga patay at ganap na mabayaran ang trauma sa puso ng mga pamilya ng mga biktima. Ngunit handa pa rin kaming gawin ang lahat ng aming makakaya upang matulungan ang mga pamilya ng mga biktima na malutas ang kanilang mga problema sa buhay sa hinaharap. Para makalayo sila sa problema hanggat maaari. Upang ilayo sila sa kanilang kalungkutan hanggat maaari. Sa puntong ito, bahagyang pinalo si Stella at sinabi sa malakas na boses. Sa makatuwid, opisyal kong ipinapahayag na ang pamilya Faye ay magbabayad. Isang lump sum na $1 bilyong bilang kabayaran sa mga pamilya ng bawat biktima na namatay bilang resulta ng kalupitan ni Randall.
Kabanata 4465. Isang bilyong dolyar. Sa mga salitang ito ni Stella ay agad na nagkagulo ang buong mundo. Sa mga bansa sa ikatlong daigdig, ang kabayarang sibil para sa buhay ng tao ay ilang libong dolyar lamang. Sa mga umuunlad na bansa, ito ay 10,000 dolyar o hindi hihigit sa 100,000 dolyar. Sa mga mauunlad na bansa, totoo na madalas mayroong ilang napakataas na kaso ng kompensasyon. Ngunit 10,000 dolyar ay nasa tuktok na. Bukod dito, ang uri ng kabayaran hanggang sa 10,000 dolyar. Sa pangkalahatan, ang nangungunang pangkat ng mga abogado ay nag-iisip upang makuha. Kaya, ang biktima ay makakakuha lamang ng isang maliit na bahagi nito. At ang malaking bahagi nito ay halos lahat ay nasa bulsa ng mga abogado. Sa unang pagkakataon na ibinuko ni Stella ang kanyang bibig, ito ay 1,000,000,000 bawat tao. Anong konsepto ito? Halos katumbas ng pagbabayad sa pamilya ng bawat biktima ng nakalistang grupo. Ipinapakita sa footage ng video na ang mga batang babae na namatay sa kamay ni Randall, hindi bababa sa higit sa 20. Nangangahulugan nito na ang pamilya Faye ay kailangang makabuo ng hindi bababa sa 20 bilyong dolyar upang ayusin ang usaping ito. Ito, hindi na ito mailalarawan bilang mayaman sa pagiging mapagbigay. Sa makatuwid, sa sandaling ito, ang imahe ni Stella, sa mga mata ng lahat, ay naging abnormal na matangkad. Anong uri ng katapangan ang maaaring gawin ng babaeng ito, sa unang salita, ay magbayad ng 1,000,000,000 bawat isa. Bukod dito, ang 1,000,000,000 ay sapat na para sa sinumang pamilya. Sa anumang lugar sa mundong ito upang mamuhay ng isang nangungunang marangyang buhay, at ilang buhay na gugulin. Ang ganitong uri ng kabayaran ay hindi naririnig. At hindi nagkakamali. Hindi alam kung sino ang unang nagpalakpakan, kaya ang buong conference hall ay umugang sa palakpakan na tumagal ng walang hanggan. Talagang nagngangalit ang lahat sa mga kilos ni Randall. Ngunit ang saloobin ni Stella at ang solusyon na iminungkahi niya ngayon ay talagang nakumbinsi ang lahat. Hindi umiwas sa anumang responsibilidad, hindi umiwas sa anumang sensitibong salik. Ngunit ang pagdadala ng mga gastos upang makabawi sa kasalanan, gamit ang solusyong ito, upang walang makapili ng anumang kasalanan. Sa makatuwid, sa sandaling ito, ang negatibong damdamin ng lahat sa pamilya Faye, ay agad na nawala. Gayunpaman, hindi pa tapos si Stella sa oras na ito. Naghintay siya ng ilang minuto, ngunit walang pagkakataon na tumigil ang palakpakan na ito. Kaya lang naabot niya ang kanyang kamay para hudyat ang lahat na huminto sa pagpalakpakan. Matapos maghintay ng halos isa pang minuto, unti-unting tumigil ang palakpakan. Nagpatuloy si Stella, sa partikular para sa pagbabayad ng perang ito, ganap muna kaming makikipag-ugnayan sa pulisya. Pagkatapos matukoy ang pagkakakilanlan ng biktima, gumawa ng inisyatibo na makipag-ugnayan sa malapit na pamilya ng biktima. Ang kabayaran ay babayaran sa pamilya ng biktima. Kung ang biktima ay walang malapit na pamilya, ibibigay namin ang pera sa lugar ng kapanganakan ng mga kababaihan at mga organisasyon sa proteksyon ng mga karapatan ng bata. Pagkatapos ang mga detalye ng donasyon ay isisiwalat namin ito sa buong lipunan at tatanggapin ang pangangasiwa ng buong lipunan. Nang sabihin ito ni Stella, muling dumagundong sa palakpakan ang entablado. Sa ngayon, ang karamihan ay hindi pa nakakita ng anumang magnate noble family na kayang humawak ng sarili nilang mga iskandalo ng higit sa inaasahan. Noon, ang mga gentrice pagkatapos magkamali, ang unang dapat gawin ay isantabi ang relasyon. Kung hindi talaga nila kayang isantabi ang relasyon. Pagkatapos ay humanap ng maraming dahilan para ipagtanggol ang kanilang sarili. O kahit magpanggap lang na bingi at pipi, hindi na sumasagot. Gayunpaman, ang paghawak ni Stella sa bagay ay perpekto sa mata ng lahat. At isang textbook crisis PR para sa lahat ng nangungunang pamilya. Gayunpaman, ang halaga ng relasyon sa publiko ay talagang malaki. Sa unang pagkakataon na humingi ka ng kabayaran na 20 hanggang 30 bilyong dolyar. Kahit na ang mga nangungunang tycoon ay maaaring hindi magkaroon ng ganoong katapangan. Nang makitang pinahahalagahan ng karamihan ang kanyang solusyon, sa wakas ay gumaan ang loob ni Stella. Alam niya na ang crisis PR na ito ay naging matagumpay. Kabanata 4466.
Bagamat kinatawa ni Stella ang pamilya Faye at sinisisi ang karamihan. Ngunit dahil ang kanyang saloobin ay sapat na taos puso at ang kanyang solusyon ay sapat na makatwiran. Nakuha niya ang pagpapaubaya ng mga tao sa halip. Ito rin ang sinabi ni Charlie, itakda ang lugar upang mamatay at pagkatapos ay mabuhay. Ang pagtayo ng tuwid at pagpalo ay palaging mas masakit kaysa sa pag-alitan ng nakatikip ang iyong ulo. Ang palo, ito lang, basta sa palo ay hindi ka mamamatay. Pagkatapos ay maaari kang tumayo sa gulugad upang maging isang tao. Gayunpaman, kapag pinili mong magtago ng nakatikip ang iyong ulo, ito ay nakalaan upang itago para sa natitirang bahagi ng iyong buhay at hindi kayang hawakan ang iyong gulugad. Not to mention a family, even a country has the same. Para sa mga bansang naglunsad ng mga digmaan ng agresyon. Ang mga piniling aminin ang kanilang mga pagkakamali at aktibong magbayad ay pinatawad ng karamihan ng mga tao. Habang ang mga hindi nagsisi at hindi umamin sa kanilang mga pagkakamali ay napako sa haligi ng kahihiyan. Sa puntong ito, hinarap ni Stella ang mga mamamahayag at nagpatuloy. Dito, nais kong take time na sabihin na hindi lamang namin sinusubukan na lutasin ang lahat ng mga problema sa pera. Gusto lang naming subukang bumawi sa pinsalang idinulot ni Randall sa mga pamilyang ito. At sa parehong oras, hindi kami nang ahas humingi ng tawad sa mga pamilya ng mga biktima. At tanging pag-asa na maaari nilang tanggapin ang bagong buhay na pag-aari nila pagkatapos ng matinding kalungkutan. Kahit na pinarusahan si Randall, ang pagkakasala sa ating mga puso ay mahirap pa ring pagtagumpayan. Ako ay humihingi ng paumanhin. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig. Lumabas si Stella sa lectern at yumuko ng malalim sa lahat. Pagkatapos noon, dalidali ding sumunod sa kanya sina Douglas, Dawson, at Adam at yumuko ng malalim para humingi ng tawad. Pagkaraan lamang ng mahabang panahon, tumayo ng tuwid si Stella at sinabi ng malakas. Mula ngayon, isisiwalat namin ang pag-unlad ng gawaing kompensasyon sa labas ng mundo araw-araw. Sa ibang pagkakataon ay tuturuan ko ang teknikal na departamento ng grupo na bumuo ng homepage ng grupo. At magdagdag ng real-time na interface ng pagpapalabas ng impormasyon. Doon makikita ng lahat ang lahat ng detalye ng bagay na ito sa opisyal na website ng Faye Group. At kung may major event, magdarouse din kami ng press conference para i-announce sa lahat. Pagkatapos nito, nagpatuloy si Stella, yun na lang ang conference ngayon, salamat. Salamat. Natapos na ang press conference, at nagbago ang opinyon ng publiko tungkol sa pamilya Faye. Mula sa isang universal na akusasyon sa simula hanggang sa biglaang papuri. Ang paghawak ni Stella sa sitwasyon ay nawalan ng imak sa lahat at nagpahalaga sa kanya ang karamihan ng mga tao. At sa harap ng TV set at sa internet, hindi maramo ang mga tao sa kanilang papuri. Pagkatapos panuuri ng buong conference sa sala ng hotel, nakilala rin ni Charlie ang normal na pagganap ni Stella, at alam niya na hanggat maabot ni Stella ang kanyang pangako, matatapos na ang hadlang ng pamilya Faye. Gayunpaman, ang kanyang asawang si Claire ay nanunood pa rin ng TV sa oras na ito, na may gulat na mukha na hindi makapagsalita. Pagkaraan ng mahabang panahon, tinanong niya si Charlie na may nalilitong mukha. Asawa, itong Miss Faye, dapat si John Fair, tama ba? Nakikita ko na siya ay halos kapareho sa kanya sa lahat ng aspeto, kahit ang kanyang boses ay halos kapareho. Dati, si Stella ay si alias John Fair para lapitan si Claire. At kahit na naging mabuting kaibigan sa kanya, at pagkatapos na si Douglas ay pinaalis ng kanyang anak noong nakaraan. Hinayaan ni Charlie si Rolly na isakay si Stella, na wala ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan ni Claire. Sa panahong ito, medyo nag-aalala si Claire sa kaligtasan ni Stella. Ngunit ngayon, matapos mapanood ang paglulunsad ng pamilya Faye, napagtanto niya na si Stella na nakasuot ng profesional na suit sa paglulunsad ay may 70% na pagkakahawig kay John Fair. Kaya't ang kanyang buong katawan ay nahulog sa isang uri ng pagkalito. Si Charlie sa oras na ito ay maaari lamang maglaro ng pipi at sinabi. Kamukhang kamukha niya, pero kung siya ang tao, hindi ko masasabing. Kabanata 4467. Sabi ni Claire na may pagkadismaya, dapat ang parehong tao.
Hindi ko siya makontak kamakailan, at naisip kong may nangyari sa kanya. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin siya kay Charlie at nagtanong na may pagtataka sa mukha. Honey, bakit sa tingin mo kailangan niyang itago ang kanyang pagkatao sa harap ko? Bago nagtapos si Claire ng kolehiyo, ipinangako siya ng kanyang lolo kay Charlie ng maaga. At pagkatapos ng kanilang kasal, siya ay naging isang transparent na tao sa Wilson Group. Kaya wala siyang gaanong karanasan sa buhay bukod sa nakita niya ang masamang kalikasan ng pamilya Wilson. Sa kanyang limitadong karanasan sa lipunan, hindi niya talaga maintindihan kung bakit. Nais ng isang tao na gumamit ng ibang pagkakakilanlan upang makipagkaibigan sa iba. Ang kabilang partido ay sadyang sinusubukang saktan siya. Pagkatapos ay gumagamit siya ng isang maling pagkakakilanlan, natural, maaari itong bigyang katwiran. Gayunpaman, sa gitna ng kanyang relasyon sa kanyang sarili. Sa halip na magsinungaling sa kanya, gumawa pa si Stella ng malaking pabor sa kanya sa pamamagitan ng pagpapakilala sa kanyang idolo, Kelly West, at nakakuha din siya ng lugar sa masterclass. Kaya lalo siyang nagtaka sa dahilan kung bakit ginawa yon ni Stella. Gayunpaman, ang bagay tungkol sa nakatagong pagkakakilanlan ni Stella ay nagpapahina pa rin sa kanyang puso. Dahil tapat niyang itinuring si Stella bilang isang mabuting kaibigan ngunit hindi niya inakala na. Sa huli, peking lahat ang pagkakakilanlan ng matalik niyang kaibigan. Nang akala niya ay ipinuhunan niya ang kanyang puso. Ngunit hindi man lang alam ang tunay na katauhan ng kabilang partido, hindi maiwasan ni Claire na mamula ang mga mata. Nakita ni Charlie na siya ay nalulumbay at alam na mayroon siyang kabiguan sa kanyang puso. Kaya't nagsalita siya at inaliw siya, "Honey, hindi mo na kailangang mag-isip ng labis. Nakikita mo na nagmula siya sa isang malaking pamilya na may trilyong dolyar. Tiyak na hindi niya maibubunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Kung hindi, hindi masasabi kung gaano karaming mga tao ang magkakaroon ng baluktot na utak." Bahagyang bamantong hininga si Claire at sinabing, "Sinabi mo ang katotohanan na naiintindihan ko. Pero may pakiramdam pa rin na niloko, alam mong wala ako. Maraming kaibigan sa una, at taos puso akong tinatrato siya bilang isang mabuting kaibigan." Narinig ito ni Charlie, isang mapanglo ang tumama sa kanyang puso. Takot na takot siyang isipin kung anong klaseng mood si Claire kung malalaman ito ang totoong pagkatao nito. Kaya't maaari lamang niyang aydailan si Stella, "Asawa, sa bagay na ito ay hindi mo kailangang maging malungkot. Sa tingin ko kailangan din niyang dumanas ng kanyang mga paghihirap, at si John Fair ay maaaring hindi peke ang pagkakakilanlan na ito. Ang mga tunay na mayayaman, marami ang may ilang pagkakakilanlan, at ang bawat pagkakakilanlan ay totoo. Ang bawat pagkakakilanlan lamang ay may iba't ibang nasyonalidad, pangalan, at iba pa. Siguro pinili lang niyang gamitin si John Fair bilang pagkakakilanlan para makapunta lang sa China. Ganoon ba?" Mukhang gumanda ang mood ni Claire nang marinig niya si Charlie na nagpaliwanag ng ganito. Ngunit nagtanong pa rin siya ng may pag-aalinlangan, "Kung gayon, para saan ang mga mayayaman na ito na nangangailangan ng maraming magkakaibang pagkakakilanlan?" Tumawa si Charlie, tulad ng kasabihan, "Mayroong tatlong kuweba para sa mga tusong kuneho. Pabayaan na lang ang mga ganitong top tycoon. Ang ilang mga bansa ay hindi pinapayagan ang mga mamamayan na magkaroon ng dalawahang pagkamamamayan o maramihang pagkamamamayan. Sa kasong ito, kailangan nilang gumamit ng maraming pagkakakilanlan upang malutas ang problemang ito. Tulad ng madalas mong panuurin ang pelikula ng mga ahente na iyon. Ang bawat ahente ay may ilang mga pasaporte, ilang mga pagkakakilanlan, ito ay napaka-normal din." Sa pagsasabing patuloy na umaliw si Charlie, "Sa tingin mo dahil siya ang gininto ang babae ng pamilya Fei, malayo sa China. Hindi pamilyar sa lugar, kung gagamitin nila ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Paano kung sakaling makidnap sila? Anong gagawin?" Tumango si Claire na may malaking pag-unawa at seryosong sinabi, "Tama ka, ako yung medyo makitid ang isip." Tumawa si Charlie, "Hindi ka makitid ang isip, napakadali mong ilagay ang tunay na damdamin sa mga tao. Kaya bigla na lang medyo hindi katanggap-tanggap ang puso." Kabanata 4468. Sinabi iyon, idinagdag ni Charlie, "Oo, nakita ko ang impormasyon ni Miss Fay online.
Nakita mo lang sa launching, tumayo din siya sa harap ng tatlong lalaki, ang pinakamatanda ay si Douglas Fay. Siya ang orihinal na pinuno ng pamilya Fay, sa kalaunan ay ang kanyang anak na si Dawson Fay na higit na kapangyarihang hindi sabihin. Ang kanyang anak ay nababalitaan na nais siyang patayin upang wakasan ang hinaharap. Napabulala si Claire, paano magkakaroon ng gayong masamang tao, na sinusubukang patayin ang sarili niyang ama. Tumango si Charlie at sinabing, sa harap ng makapangyarihang mga interes, walang relasyon na 100% maaasahan. Nakarinig ako ng chismis, ilang oras na ang nakalipas itong si Douglas at Stella ay nawala ng magkasama. Sinabi ng internet na malamang na pinatay sila ni Dawson. Ngayon ay tila dapat silang nagtago. At pagkatapos ay bumalik sa Estados Unidos upang kunin muli ang kontrol. Na nagpapaliwanag kung bakit Miss Zahn, nako, bakit umalis si Miss Fay nang walang palam. Bigla siyang nawala kaya hindi kanya kinontak. Siguro sinusubukan niyang tumakas mula sa paghabol. Malumanay na tumango si Claire, ang kanyang mahinang kalooban ay nabawasan ng husto, at mahinang sinabi. Kung totoo yan, talagang hindi madali ang buhay ni Miss Fay. Tumango si Charlie at ngumiti at sinabing, hindi mo kailangang mag-isip ng labis. Dahil siya na ang naging pinuno ng pamilya Fay. Ito ay tiyak na hindi na isang dahilan para sa anumang mga alalahanin. Naniniwala akong malapit na siyang makipag-ugnayan sa iyo, personal na ipaliwanag sa iyo ang sitwasyon. Medyo malabo na sinabi ni Claire, sa totoo lang, natatakot ako na makontak niya ako. Nagtaka si Charlie at nagtanong, ano? Seryosong sinabi ni Claire, hindi lang siya ang binibini ng nangungunang malaking pamilya. At ngayon din ay naging ulo ng buong pamilya, kumpara sa kanya. Ang mga taong katulad ko ay hindi maaaring maging katamtaman, na hindi sapat upang maging kaibigan niya. Seryosong sinabi ni Charlie, asawa, sa anumang oras huwag mong ipalagay na mas mababa ka. Sa aking paningin, hindi ka mababa sa sinuman. Sabi nang umiti siya at pabirong sinabi. Bukod dito, maaari mong maramdaman na ang kabilang partido ay anak ng 1,000 taong gulang na malaking pamilya. Kaya hindi ka maaaring umakyat ng mataas, ngunit maaaring maramdaman din ng iba yon. Hindi sila makakaakyat ng mataas dahil ikaw naman ang asawa ni Master Wade. Akala ni Claire ay tinutukso siya ni Charlie, at hindi niya maiwasang magbiro, sinabi. Ilang beses kang tinatawag ng mga tao na Master Wade, akala mo talaga master ka. Sinasabi ko sa iyo ang totoo mula noong nagsimula kang magbigay ng feng shui sa mga tao. Lagi akong nag-aalala na balang araw ay arestuhin ka ng pulis. Nang arap lang na mahuli ka, hindi 1 beses o 2 beses. Tumawa si Charlie, asawa, makatitiyak ka na ang mga bagay tulad ng feng shui. Kung walang pagpayag na lumaban o 1 pagpayag na magdusa, paano ako huhulihin ng pulis? Tumango si Claire at sinabing, sa kalaunan ay nalaman mong maganda ang relasyon mo sa iyong mga customer. May tiwala din sila sa'yo, hindi na ako masyadong nag-aalala gaya ng dati. Pagkasabi niyan, tinanong niya siya, honey, pupunta ka pa ba ngayon sa New York? Oo, sinabi ni Charlie, pupunta ako doon pagkatapos kitang ihatid sa paaralan mamaya. Bukas na magsisimula ang unang konsyerto ni Miss Gu, at kailangan kong buksan ang venue niya ngayon. Si Claire ay abala sa pagtatanong, kung gayon maaari ba tayong pumunta sa New York bukas para manood ng kanyang konsyerto. Medyo nag-alinlangan si Charlie bigla. Originally, plano nga niyang isama ang asawa niya para manood ng concert ni Sarah. At ito ay upang makita ang parehong New York at Boston. Gayunpaman, dahil nasa panganib si Sarah at tinulungan siyang maghatid ng gamot kay Lolo. Halos nag-aalala siya sa kanyang puso. Hindi siya sigurado kung ang kanyang lola at ang iba pang pamilya ng kanyang lola. Pupunta sa kanyang konsyerto bilang pasasalamat sa kanyang ginawa. So, balak niyang pumunta sa New York ngayon, siya nga pala, pumunta din sa performance venue para tingnan. Kung mayroong 1 magandang pribadong VIP box, ito ay mabuti kung hindi. Pagkatapos ay kailangan niyang mag-isip ng dahilan para hikayatin ng kanyang asawa na isuko ang konsyerto sa New York. Kabanata 4469. Nalutas ni Stella ang lahat ng problema ng pamilya Fay nang sabay-sabay.
Ngunit kaagad pagkatapos, mas maraming bagong ebidensya sa video ang nalantad kaagad sa internet. Gayunpaman, ang pangunahing nangunguna sa mga ebidensyang ito ay hindi na si Randall. Ngunit ang mga tycoon at mga marangal na anak na natagpo ang malubha na patay sa Hudson River kaninang umaga. Ito, muli, ay sumabog sa buong mundo. Agad na nalipat ang atensyon ng publiko mula sa pamilya Fay patungo sa malalaking pamilyang ito. At ang malalaking pamilyang iyon ay hindi man lang inisip na magdalamhati sa malagim na pagkamatay ng kanilang sariling mga kapamilya. Agad nilang kinailangan ang sakit ng ulo kung paano maalis ang galit ng publiko. Bagamat binigyan na sila ni Stella ng sample, masyadong mahal ang solusyon niya para sa iba. Ang malalaking pamilyang ito, na nalulong sa pera. Hindi handang magbigay ng $1 bilyong na kabayaran para sa bawat pamilya ng biktima hanggang sa wala silang pagpipilian kundi patayin sila. Gayunpaman, hindi na ito ang mga isyu na kailangang isaalang-alang ni Stella. Nang matapos ang kumperensya, agad niyang tinawagan si Charlie. At nang sagutin ang tawag, nagtanong siya ng walang kapantay. Ginoo, Wade, nakita mo ba ang conference ng Fay Group ngayon lang? Umiti si Charlie, nakita ko. Tanong ni Stella, kung gayon, sa palagay mo ba ang solusyon na iminungkahi ko ay kasiya siya sa iyo? Seryosong sinabi ni Charlie, sa tingin ko ay nahawakan mo ito ng maayos. At naniniwala ako na sa ilalim ng iyong hindi nagkakamali na paghawak tulad nito. Malapit nang makaalis ang pamilya Fay mula sa ulap ng Randall. Nang marinig ni Stella ang papuri ni Charlie, hindi lang gumaan ang loob niya kundi mas nahihiya pa kaysa sa isang dalaga. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya, salamat sa pag-aproba ni Mr. Wade. Kukumpletuhin ko ang pag-verify ng impormasyon ng biktima pati na rin ang pagbabayad ng kabayaran sa pinakamabilis na oras na posible. Mabuti, bahagyang pumalo si Charlie at tinanong siya muli. Ngayong opisyal ka ng naging pinuno ng pamilya Fay, ano ang susunod mong plano? Sinabi ni Stella, dalawang bagay lang ang pinlano ko nitong kamakailang yugto ng panahon. Ang unang bagay ay upang malutas ang gulo na naiwan ni Randall. Ang isa pang bagay ay maglaan ng oras upang maging pamilyar sa mga gawain ng grupo. Pagbukod-bukurin ang mga ito, at magsimula sa lalong madaling panahon. Bili ni Charlie, sa totoo lang, ang iyong pangunahing prioridad ngayon ay hindi ang pagiging pamilyar sa negosyo, ngunit ang paglilinis ng koponan. Bisi na tanong ni Stella, Mr. Wade, ang ibig mong sabihin ay, ipinaalala ni Charlie, hindi mo dapat kalimutan na ang kasalukuyang mga miyembro ng board ng pamilya Fay. Lahat ay iisang grupo ng mga taong nagpalayas sa iyong lolo noong una. Ang iyong agarang prioridad ngayon ay bawiin ang lahat ng kanilang mga karapatan sa pagboto at kapangyarihang magveto sa board. Sa gayon lamang ang iyong posisyon ang magiging pinakaligtas. Sabi ni Stella na may pag-aalala. Ang mga miyembro ng lupon ng mga direktor, bilang karagdagan sa mga direktang miyembro ng pamilya Fay. Ang karaniwang mga kamag-anak ng pamilya Fay, pati na rin ang ilan sa mga gulugad ng mga ministro. Kaka-assume ko lang sa opisina, kailangan pa rin nilang mapanatili ang maayos na operasyon ng grupo. Kung sa oras na ito ay sisimulan ko sila, natatakot ako na magkaisa sila upang pigilin ako, o basta na lang umalis. Seryosong sinabi ni Charlie, ang mga taong ito ay tumayo sa maling koponan minsan. At ngayon ikaw ay naging bagong ulo ng pamilya, tiyak na labis silang nataranta sa kanilang mga puso. Natatakot na hanapin mo sila para mag-settle ng scores kaya sa ngayon. Hindi mo dapat hayaan silang mag-alala ng walang kabuluhan, dapat mong unang beses na ayusin ang mga nakaraang account. Kung hindi, kung ibabalik mo ang isang ito ngayon. Pagkatapos ay maramdaman nila na kahit na nakatayo sa maling koponan ay walang kahihinatnan. Sa susunod ay mas magiging walang ingat sila. Sa pagsasabing idinagdag ni Charlie, ngayon sa harap mo ay dalawang sukdulan. Alinman samantalahin ang pagkakataong ito para lubos silang kumbansihin. Upang matakot sila sa iyo, o hayaan silang kunin ang pagkakataong ito upang makita ang iyong mga kahinaan. Upang sa hinaharap maaari silang tumindi bilang karagdagan sa dalawang posibilidad na ito. Kung gusto mong kalimutan ang nakaraan, at gusto mo ng isang palakaibigan at taos pusong pakikipagtulungan sa kanila, ang posibilidad ay halos zero. Kabanata 4,470.
Natahimik sandali si Stella. Alam niyang tama ang sinabi ni Charlie. Sa oras na ito, dapat talaga siyang maging mas mahigpit at itakda ang awtoridad ng ulo ng pamilya. Tanging, isang tao laban sa buong lupon ng mga direktor. Na ginawa sa kanya ng higit pa o mas mababa tulad ng isang kiling, at hindi alam eksakto kung saan magsisimula. Nagsalita si Charlie sa oras na ito, mayroon akong impresyon na sa karamihan ng mga grupo. Ang mga pagbabahagi at mga karapatan sa pagboto ay tumutugma sa pantay na sukat kung ang isang tao ay may hawak na 10% ng mga pagbabahagi. Mayroon siyang 10% ng mga karapatan sa pagboto kung ang isang tao ay may hawak ng higit sa 51% ng mga pagbabahagi. Ang mga karapatan sa pagboto ay higit pa sa 51% ayon sa teorya. Siya ang absolute control ng majority shareholder, tama ba? Si Stella ay abala sa pagsasabing, tama Mr. Wade, tama iyan. Idinagdag ni Charlie, ngunit para sa maraming malalaking grupo, dahil sa maraming negosyo. Maraming mga shareholder, at ang pampublikong pag-aalok ng mga pagbabahagi, ang pagbabanto ng equity ay napakalakas. At sa maraming malalaking grupo, ang nag-iisang pinakamalaking shareholder na may hawak na pagbabahagi. Maaaring kung minsan ay 20-30% lang, di ba? Oo. Totoong sinabi ni Stella, ang karamihan sa mga nakalistang kumpanya ay ganito. Kunin ang Apple, na mayroong market capitalization na higit sa 2 trilyong dolyar. Ang pinakamalaking shareholder, Pioneer Group, ay humahawak lamang ng halos 7% ng mga pagbabahagi. Sinabi ni Charlie, kaya sa kasong ito, kinakailangan na ipatupad ang sistema ng pagbabahagi ng AB. Alisin ang mga karapatan sa pagboto ng iba pang mga shareholder nang hindi inaalis sa kanila ang kanilang mga bahagi. Kahit na hindi umabot ang ganap na paghawak ng higit sa 51%. Dapat kang maghangad na kunin ang higit sa 51% ng mga karapatan sa pagboto sa iyong mga kamay. Diyan mo lang masisiguro na hindi mayayanig ng iba ang iyong pundasyon. Panipi. Sinabi na idinagdag ni Charlie. Dapat mong tandaan, ngayon, ang araw na ang mga shareholder na iyon ay pinakatakot sa iyo. Hindi mahalaga kung hayaan mo silang magbayad ng presyo ngayon, pagkatapos ng araw na ito. Mawawala ang takot nila sa iyo, kaya dapat mong samantalahin ang pagkakataon. Nang marinig ito ni Stella, naliwanagan ang buong tao. Tama si Charlie, ang mga kasalukuyang miyembro ng board ay siguradong lahat ay parang mga suspect. Na nakagawa ng krimen at naghihintay ng sentensya. Handa silang lahat na tumanggap ng parusa sa kanilang sarili. At kung hindi niya samantalahin ang pagkakataong ito para sugpuin sila ng isang alon. Pagkatapos ay lilikha sila ng isang pakiramdam ng kawalan ng parusa pagkatapos ng araw na ito. Kung ganoon, lalo lang silang magiging mayabang. Sa pag-iisip nito, agad niyang sinabi kay Charlie. Ginoo, Wade, salamat sa iyong paalala, naiintindihan ko. Mamaya ay magpapatawag ako ng board meeting at hihilingin sa lahat ng miyembro ng board na sumuko. Lahat ng mga karapatan sa pagboto na naaayon sa kanilang sariling mga shareholding. Umiti si Charlie na may kasiyahan, kung gayon, hihintayin ko ang iyong mabuting balita. Maya-maya lang, ang isa sa mga public relations manager ng grupo ay dahan-daang lumapit at sinabi kay Stella. Narito ang tagapangulo, si Inspector Duncan Lee mula sa NYPD, sinabi niya na mayroon siyang mahalagang itatanong sa iyo. Kumunot ang noo ni Stella at sinabing, dapat nandito siya para kay Randall. Hayaan mo na siya ang bahala sa bagay na ito, may iba pa akong mga bagay, kaya hindi ako makikipagkita sa kanya. Agad namang tumango ang PR manager at sinabing, okay, then I'll go communication with him. Magsasalita na sana si Stella nang marinig niyang nagsalita si Charlie sa telepono. Miss Faye, dahil nasagasaan ka ni Duncan, maaari mo na siyang makilala at makita kung ano talaga ang gusto niya. Sige. Agad namang pumayag si Stella at sinabi sa PR manager, papasukin si Inspector Lee. Nagsalita si Charlie sa oras na ito, Miss Faye, hindi mo na kailangang ibaba ang tawag, gusto kong marinig kung ano ang gusto niyang gawin. Okay, Mr. Wade, sabi ni Stella at inilagay ang telepono sa kanyang bulsa. Ilang sandali pa, pumasok si Duncan na may malalaking hakbang. Pagkatapos niyang makita si Stella, nagtanong siya ng diretso sa punto.
Miss Faye, nasaan si Miss Rolly Sue na kasama mo sa New York? May itatanong ako sa kanya ng harapan. Kabanata 4,471. Nang marinig na biglang nagtanong si Duncan tungkol kay Rolly, biglang natense ang puso ni Stella. Alam niya na ang pagkakakilanlan ni Rolly ay medyo sensitibo, at kung itinuon ni Duncan ang kanyang mga mata kay Rolly. Natatakot siya na pinaghihinalaan na niya ang pinuno ng Cataclysmic Front. At napakalinaw din niya, direktang gustong mahanap ni Duncan si Rolly. Marahil ay nalaman niyang magkasama sila ni Rolly mula sa impormasyon sa pagpasok. Tiyak na hindi nila kayang makipaglaro kay Duncan sa oras na ito. Kung hindi, kung sakaling magbid siya na huwag bumitaw, tiyak na magkakaroon ng gulo. Sa kabilang dulo ng telepono, narinig ni Charlie na hinihiling ni Duncan si Rolly. Napagtanto din na malamang nakinuha ni Duncan si Rolly bilang isang pambihirang tagumpay. Sa sandaling ito, ang kanyang puso ay hindi maiwasang magpakita ng kalungkutan. Hinayaan niya si Rolly na i-escort si Stella sa Syria, pagkatapos lamang na isaalang-alang si Rolly na ganap na kapanipaniwala. Bilang isang babae, maginhawa din para sa malapit na proteksyon at pangangalaga ni Stella. Ang dahilan nito ay dahil sa biglaang sitwasyon. At ang pangangailangang ibalik si Stella upang manahin ang pamilya Faye. At natural lang na i-escort siya ni Rolly sa New York noong panahong iyon. Ngunit ngayon napagtanto niya na hindi niya dapat pinayagang pumasok sa New York. Kapag nakapasok na siya, natural na mag-iiwan siya ng impormasyon sa pagpasok. At medyo malaki ang katanyagan ni Rolly, hindi maiiwasang mapanood. Kaya, agad siyang nagpadala ng text message kay Rolly gamit ang kanyang cellphone na WeChat, ang nilalaman ay: Rolly, binabantayan ka ni Duncan, siya ay nasa pamilya Faye. Agad kang umalis sa New York, dumaan sa isang espesyal na channel pabalik sa China. Hayaan si Joseph na lutesin ang iba pang bagay. Matapos may padala ang mensahe, narinig niya ang telepono, sinabi ni Stella kay Duncan. Inspector Lee, may kalayaan akong magtanong, nagtataka ako kung bakit mo hinahanap si Miss Sue. Si Duncan ay hindi malabo at direktang sinabi. May impormasyon na siya ay sumali sa Cataclysmic Front noong nakaraan. Kaya gusto kong konsultahin siya tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa front. Seryosong sinabi ni Stella, Inspector Lee, si Miss Sue ang bisita ko sa New York. At pumasok siya sa US sa pamamagitan ng mga legal na channel at isa ring green card holder. Kaya hindi nararapat na pumunta ka dito ng ganito ka-agresibo. Para tanungin siya kapag wala siyang ginawang krimen. Sinabi ni Duncan sa malamig na boses, Miss Faye, ayon sa batas ng US. Mayroon akong karapatang magtanong na sinusuportahan ng batas sa aking jurisdiction ng responsibilidad. Kaya umaasa din ako na huwag mong pakialaman ang aking normal na pagpapatupad ng batas. Nang marinig ito, alam ni Stella na determinado si Duncan, kaya naisip niya sa kanyang puso. Ginoo, si Wade ay nakikinig sa telepono ngayon, sa tingin ko ay tiyak na aabisuhan niya si Rolly. Para makasagot ng maaga, kailangan ko pa rin bumili ng oras para sa kanya. Sa pag-iisip nito, inalis niya ang kanyang palakaibigang saloobin ngayon at napakalakas na sinabi. Inspector Lee, alam kong may karapatan kang magtanong. Ngunit may karapatan din akong tumanggi na sagutin ang iyong mga tanong. Malamig na umuso si Duncan, Miss Faye, alam kong nasa headquarters ng Faye Group mo si Rolly. Kung hahayaan mo akong makilala siya, hindi ko gagawing mahirap para sa iyo ang bagay na ito. Ngunit kung ipipilit mo akong labanan, huwag mo akong sisihin sa paglalagay ng iyong buong Faye Group sa lockdown. Tumango si Stella, kung naramdaman ni Inspector Lee ang pangangailangan na hamarang, wala akong problema dito. Ngunit gusto kong paalalahanan si Inspector Lee, ang pagharang sa Faye Group ay nangangailangan ng mga legal na dokumento ng autorisasyon. Not to mention na marami akong reporters dito ngayon na naghahanda na mag-withdraw. Kung haharangin mo rin sila sa loob, mas mabuti na mayroon kang sapat na legal na mga dahilan. Kabanata 4,472. Nakita ni Duncan si Stella na pinaghiwalay ang langis at asin, kaya ibinuka niya ang kanyang bibig at nagbanta. Miss Faye, sa tingin ko alam mo rin ang pagkakakilanlan sa likod ni Rolly, kung babalik ako at mag-apply ng search warrant para harangan ang lugar na ito.
Kung magtatanong ang mga reporter ng media, sasagot ako ng totoo at maghahinala ang grupo ni Faye. Isang relasyon sa cataclysmic front, kung gayon paano ipapaliwanag ni Miss Faye sa mga Amerikano. Tahimik na sinabi ni Stella, kami ng lolo ko ay hinabol at inatake sa ibang bansa. At si Miss Sue ang nagprotekta sa amin hanggang sa US. Hindi ko alam kung ano mismo ang pagkakakilanlan ni Miss Sue, ang alam ko lang ay siya ang aking benefactor. Kaibigan ko, at kahit na miyembro siya ng Cataclysmic Front, gusto kong magtanong. Mayroon bang anumang probisyon sa batas ng US na hindi nagpapahintulot sa mga mamamayan ng US? Ang makipagkaibigan sa mga miyembro ng Cataclysmic Front. Panipi. Malamig na sinabi ni Duncan, Miss Faye, sa palagay ko ay dapat mong malaman, ang iyong pamangkin na si Randall at iba pang mga taong napatay kagabi. Pinatay ng mga kamay ng Cataclysmic Front. Maaari kang magsagawa ng isang press conference ngayon bilang pinuno ng lupon, dapat ding nauugnay sa Cataclysmic Front. Sa pagsasalita tungkol dito, ang boses ni Duncan ay tumaas ng ilang puntos, nagbabanta. Miss Faye, kung malalaman ang bagay na ito, sa tingin mo ba ay iisipin ng outside world na ang dahilan? Kung bakit namatay si Randall ay ang Miss Faye na iyon, upang makipagkumpetensya para sa mana ng pamilya. Nakaabot ka ng ilang uri ng kasunduan sa pakikipagtulungan sa Cataclysmic Front. Nag-hire ng Cataclysmic Front para lipulin ang mga kamag-anak. Pagdating ng oras, maaaring kailanganin ka naming imbestigahan dahil sa hinalang hire para sa pagpatay. Nakinatatakutan kung makakaapekto sa iyong pinaghirapang kinabukasan. Walang pakialam si Stella, hindi mahalaga. Kung gusto mong mag-imbestiga, maaari kang mag-atubiling mag-imbestiga. Ako si Stella Faye ay lubos na makikipagtulungan, kahit na ang hinala sa labas ng mundo ay hindi mahalaga. Ang malinaw ay malinaw, hindi ako pipilitin mo na gawin ang mga bagay na hindi ko ginawa. Sige, sinabi ni Duncan, Miss Faye, maaari ko ring sabihin sa iyo, umakyat ako, tinanong ko ang may katuturang kawani sa ibaba. Binigyan ko sila ng isang pagtingin sa impormasyon ng larawan ni Rolly. Sinabi nilang lahat sa akin na nakita nilang sinamahan ka ni Rolly, at hindi umalis. Kaya naniniwala ako na talagang nasa Faye Group siya. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin siya kay Stella sa malamig na boses. Kung handang makipagtulungan si Miss Faye, ngayon at tawagan si Rolly. Kung pipilitin mong tumanggi na makipagtulungan, maaari ko lang utusan ang punong tanggapan ng Faye Group na pansamantalang isara. Kapag nagkamali, Miss Faye, lahat ng mga kahihinatnan na dapat mong dalhin sa iyong sariling peligro. Bahagyang ngumiti si Stella, hinawakan ang kanyang mga balikat, at mahinang sinabi. Hindi ako magsisinungaling kay Inspector Lee, kahit hindi pa ako matanda. Ngunit anong malalaking laban ang hindi ko nakita, hindi mo ako kailangang i-bully dito. Kung gusto mong isara ang Faye Group, maging bisita ko. Sa oras na ito, naniniwala si Stella na dapat ay ipinaalam ni Charlie kay Rolly ng maaga. Sa dumadagundong na estilo ng pagkilos ni Rolly, maaaring papunta na siya sa airport ngayon. Sa makatuwid, hindi rin siya gaanong nag-aalala tungkol sa pagsasara ni Duncan sa Faye Group. Nairita ang puso ni Duncan, ang sunod-sunod na pagkatalo ay nagbawala sa kanyang isip. Sa oras na ito ay galit niyang inilabas ang kanyang cellphone, tinawagan ang kanyang mga tauhan, at nagutos. Mula ngayon, harangan ang lahat ng pasukan at labasan ng grupo ni Faye, pansamantalang huwag hayaang umalis ang sinuman. Nagtatakang nagtanong ang nasasakupan, Inspector. Ang grupo ni Faye ay may daan-daang reporter. Ang aksyon na ito ay hindi masyadong malaki. Tumingin si Duncan kay Stella at sinabi sa malamig na boses, naghihinala ako ngayon na ang chairman ng Faye Group ay nauugnay sa mga terorista sa ibang bansa. Agad mong isinara ang buong Faye Group, tatawagan ko na ngayon ang direktor para sumama sa isang search warrant. Para kay Duncan, si Rolly ang tanging palatandaan na makikita niya sa ngayon. Kaya naman, alam na alam niya na kung gusto niyang lutesin ang kaso. Kinailangan niyang hanapin muna si Rolly at pagkatapos ay humanap ng paraan para hamukay ng mas malalim mula sa katawan nito para sa iba pang mga pahiwatig na nauugnay sa Cataclysmic Front. Kung hindi, kapag umalis si Rolly at ang mga tao ng Cataclysmic Front mula sa Estados Unidos,
Pagkatapos ang seryeng ito ng mga kaso ng lynching execution na nangyari sa New York sa pagkakataong ito, hindi lamang magkakaroon ng posibilidad na malutas ang kaso. Ngunit sa parehong oras, ito ang magiging pinakamalaking kahihiyan ng kanyang sariling karera bilang isang pulis. Kabanata 4473. Bilang isang pulis, natural na kinasusuklaman ni Duncan ang pang-aabuso ng mga lynchings. Sa kanyang pananaw, responsibilidad ng pulisya na labanan ang krimen, hindi responsibilidad ng ibang social groups. Bukod dito, ang ibang mga grupong panlipunan ay walang anumang awtoridad sa pagpapatupad ng batas. At kapag sila ay nag-lynch, ito ay isang tahasang krimen, kahit na ito ay upang parusahan ang kasamaan at itaguyod ang kabutihan, ito ay dapat sanksyon ng batas. Sa makatuwid, determinado na siyang hanapin si Rolly, at naniniwala siya na hanggat siya hindi binibigyan ng pagkakataon si Stella na mag-tip-off, tiyak na hindi aalis si Rolly. Dahil dito, pagkatapos niyang ibaba ang telepono, sinabi niya kay Stella, "Miss Faye, kailangan ko na ngayong kunin mo ang iyong telepono at ilagay ito sa desktop." At sa parehong oras, hindi ka pinapayagang hawakan ang anumang mga aparato sa komunikasyon sa silid. Gusto ni Stella na sumang-ayon sa kanya ng diretso na basta. Kaya kung pinindot niya ang lock screen button ng 2 beses nang magkasunod nang ilabas niya ang kanyang telepono. Ang kanyang tawag kay Charlie ay ibababa at automatikong i-lock ang screen. Natiyak na hindi mapapansin ni Duncan. Ngunit sa pangalawang pag-iisip, naramdaman niya na kung pumayag siyang maging masyadong malutong, ito ay tiyak na magbibigay kay Duncan ng isang pakiramdam na siya ay may plano para sa bagay na ito. Sa makatuwid, sinabi niya sa malamig na boses na nagpapanggap na kinakabahan, "Inspector Lee, lagi kong pinananatili ang paggalang sa iyo, ngunit mangyaring huwag masyadong lumayo. Anong karapatan mo para paghigpitan ang aking personal na kalayaan?" Nang makita ni Duncan na medyo mahina si Stella, agad niyang sinamantala ang sitwasyon at walang pakialam na sinabi, "Naghihinala na ako ngayon na malapit kang nakikipag-ugnayan sa mga kriminal. Kaya para maiwasan mo ang pagbibigay ng tip sa mga kriminal, mayroon akong ganap na karapatan na paghigpitan ang iyong pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo. Kung hindi kumbinsido si Miss Faye, kapag natapos na ang usaping ito, maaari mo akong idemanda sa federal court. Giit ni Stella, I want to inform my lawyer. Karapatan ko ito." Umisi si Duncan, "Paumanhin Miss Faye, malapit ka nang nauugnay sa mga terorista. At nagbanta sa seguridad ng tinubuang bayan ng Estados Unidos ng Amerika. Kaya hindi ka maaaring makipag-ugnayan sa iyong abogado sa mga pambihirang panahon." Pagkatapos sabihin iyon, nagbabala siya, "Miss Faye, inuulit ko, kinuha mo agad ang iyong telepono. At ilagay ito sa mesa, kung hindi, ako mismo ang kikilos." Kinagat ni Stella ang kanyang mga ngipin, nagkunwaring galit, at kinuha ang kanyang telepono sa kanyang bulsa. At pinindot niya ang lock screen button ng 2 beses sa isang hilera upang ibaba ang telepono at i-lock ang screen ng telepono. Pagkatapos, kinuha niya ang telepono sa kanyang bulsa at inilapag sa mesa. Galit siyang tumingin kay Duncan at nagtanong, "Nasiyahan ka ba?" Umiti si Duncan ng mapanlate at walang pakialam na sinabi, "Miss Faye, sana maintindihan mo kung anong klaseng pagkakamali ang ginagawa mo. Kung ang huling ebidensya ay tumutukoy sa pagkakaroon mo ng pakikipagtulungan sa Cataclysmic Front, kung gayon, ako mismo ang magpapakulong sa iyo." Tumango si Stella at sumagot, "Detective Lee, sana maintindihan mo rin yun pagkatapos ng bagay na ito ngayon. Talagang magpoprotesta ako kay Mayor tungkol sa usapin ngayon. At ipahayag ito sa lahat ng media, at sana ay hindi ka maalis sa iyong posisyon bago ka magretiro." Bahagyang natigilan si Duncan, pagkatapos ay sinabi sa malamig na boses, "Okay, Miss Faye, tingnan natin." Sa sandaling ito, si Duncan ay nakapagdesisyon na. Kahit anong klaseng kaguluhan ang ginawa niya sa grupo ni Faye ngayon, hanggat maaari niyang mahanap si Rolly dito, kung gayon siya ay maituturing na nanalo. Kung tutuusin, sensitibo at espesyal na ang pagkakakilanlan ni Rolly. Bagamat hindi niya nilabag ang batas sa Estados Unidos, ngunit dahil sa ginawa niya sa Tokyo noon, makatwirang tukuyin siya bilang isang terorista. Kaya, hanggat siya ay matatagpuan sa Faye Group, kahit na dumating ang Pangulo, wala itong magagawa sa kanya.
Pero saan niya nalaman na nakaalis na si Rolly sa grupo ni Faye ilang minuto lang ang nakalipas. At pagkaalis niya sa grupo, ang mga hacker ng Cataclysmic Front. Direktang nilusob ang security monitoring ng Faye's group at pinakialaman ang lahat ng CCTV footage ng Rolly. Kabanata 4,474. Para naman kay Rolly mismo, dumiretso siya sa pantalan ng daungan. Kung saan nagkaroon ng cargo ship ng ISU Shipping na handang bumalik sa China. Kaya inayos ni Charlie na umalis muna si Rolly sa Estados Unidos sakay ng barko. Direktang maglalayag ang cargo ship mula New York pabalik sa China Sea. Kaya sa ilalim ng normal na mga pangyayari ay tatawid sa Panama Canal patungo sa karagatang Pasipiko. Ngunit dahil masyadong mahaba ang paglalakbay, maaaring sumakay si Rolly ng helicopter ng direkta mula sa dagat. Sa Cuba kapag ang cargo ship ay dumaan sa Cuba, at pagkatapos ay mula sa Cuba ay maaari siyang bumalik sa China sa pamamagitan ng eroplano. Tumawag siya sa komisyoner ng pulisya ng New York at sinabi sa kanya ang lahat tungkol sa kanyang mga hinala at motibo. Hinihiling sa kanya na pumunta kaagad na may dalang search warrant para sa suporta. Ang hepe ng pulisya ay orihinal na medyo nagalit sa kanyang pribadong aksyon. Ngunit nang marinig niya na si Rolly ay nasa Faye Group at maaaring maging kamag-anak. Sa mahigit 10 pagpatay na naganap sa New York, agad siyang nagpadala ng isang tao sa Faye Group para sa suporta. Pareho ang posisyon nila ni Duncan kung ang mga mahiwagang taong iyon ay gumagawa ng hustisya para sa Diyos o hindi. Dapat niyang mahuli ang mga taong ito. Kung hindi, ito ay isang kahihiyan para sa buong sistema. Kaya, isang malaking bilang ng mga pulis ang dumating mula sa buong lungsod upang suportahan ang punong tanggapan ng grupo ni Faye. Kabilang ang pinakamalakas na SWAT Special Operations Unit sa NYPD. Upang maiwasang makatakas si Rolly, hinarang ng mga pulis lahat ng pasukan at labasan ng Faye Group at naglagay ng mabibigat na bantay sa bawat isa sa kanila. Isa-isang sinuri ng iba pang mga pulis ang impormasyon ng pagkakakilanlan ng mga tao sa loob. At ang mga nasuri ng tama ay hiniling na umalis kaagad sa eksena. Matapos suriin ang lahat, hindi natagpuan si Rolly. Ang mga pulis ay magdadala ng mga life detector at magsasagawa ng carpet search sa buong punong tanggapan ng grupo. Upang maiwasan ang mga aksidente, ipinaalam din ng pulisya sa mga awtoridad ng imigrasyon. Upang uriin ang Rolly bilang isang bagay ng pinaghihigpitang paglabas. Sa sandaling lumitaw siya sa daungan ng pagpasok at paglabas. Ang makapangyarihang sistema ng pagkilala sa mukha ay magagawang makilala ito sa loob ng isang segundo at magpadala ng maagang babala sa pulisya. Kaya naman, naniniwala si Duncan na hindi makakalipad si Rolly. Habang naglalatag ng lambat ang mga pulis sa Faye Group at naghahanda na hanapin ang kinaroroonan ni Rolly. Nakarating na si Charlie sa New York. Ngayon, gagawin ni Sarah ang panghuling pag-eensayo sa venue ng pagtatanghal. Bukas ng alas 8 ng gabi, opisyal na bubuksan sa New York ang kanyang unang concert sa United States. Kaya't hindi nagmadali si Charlie na hanapin siya, ngunit nagplanong pumunta sa restoran ni Hogan upang salubungin siya. Makipag-usap sa kanya tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. At humanap din ng pagkakataon na tanungin siya kung interesado siyang bumalik sa China. Sa pagkakataong ito, unang sumakay ng helicopter si Charlie sa paligid ng Chinatown. At saka naglakad mag-isa papuntang Chinatown. Sa karanasang nakilala ang restaurant ni Uncle Chen noong nakaraang pagkakataon. Sinadya niyang magsuot ng Doc Tong hat at disposable mask sa pagkakataong ito. Nang malapit na siya sa restaurant, bigla niyang nakita iyon, sa labas pa lang ng restaurant. Inabot ng isang binata sa edad na 20s at kinuha ang cellphone ng isang babae sa gilid ng kalsada. Saka sumakay sa isang itim na kotse at umalis. Ang batang babae ay sumigaw ng may kaba pagkatapos na agawin ang kanyang telepono. Pakiusap, tulungan mo akong tumawag sa 911, may umagaw sa aking telepono. Bahagyang kumunat ang noo ni Charlie ngunit hindi na ito pinag-isipan. Pagkatapos, humakbang siya para pumunta sa restaurant ni Uncle Chen. Sa oras na ito, itinulak ni Uncle Chen ang pinto, nakita si Charlie na may salaming pang-araw at maskara. Sa isang sulyap sa postura at hairstyle ay nakilala siya. Kaya't bahagyang umiling siya, at commandant,
Pagkatapos ay nilaktawan siya, sinabi sa batang babae na ninakawan ang telepono. "Girl, huwag kang matakot, pumunta ka muna sa tindahan para maupo sandali, tutulungan kitang tumawag ng pulis." Kabanata 4475. Nakita ni Charlie si Uncle Chen na kumandat sa kanya, kahit na hindi niya alam kung ano ang sitwasyon. Ngunit mula sa kanyang pag-unawa sa kanyang kahulugan, alamin na ang babaeng ninakawan ng telepono ay tiyak na isang manluloko. Gayunpaman, hindi kaagad umalis si Charlie ngunit sumugod sa likod ng babae sa tindahan ng litsyon na gansa ni Uncle Chen. Pagkapasok, sinadya ni Charlie ang isang sulok na nakatalikod sa pinto at naupo. Pagkatapos ay binati si Tio Chen at sinabing, "Pakiusap, gusto kong magkaroon ng inihaw na kanin." Noong una ay ayaw ni Hogan na pumasok si Charlie ngayon. Ngunit nakita niya na nakaupo siya sa isang medyo nakatagong posisyon, kaya hindi na siya nagsalita pa at sinabi, "Sige, maghintay ka sandali, kailangan kong tulungan ang babae na tumawag ng pulis." Pagkatapos sabihin niyon, kinuha ni Hogan ang kanyang cellphone, at ipinasok ang tatlong numerong 911. Pagkatapos ay tumingin sa babae at nagtanong, "Girl, ikaw ba mismo ang magsasabi sa pulis, o dapat ko bang gawin ito para sa iyo?" Ang batang babae ay tumingin kay Hogan nang may pasasalamat at sinabi, "Pahiram lang ng phone mo, ako na mismo ang magsasabi sa pulis." "Sige." Diretso niyang inabot sa kanya ang kanyang cellphone. At pagkatapos kunin ang kabilang partido, nag-dial siya ng 911 emergency number. Sa telepono, sinabi ng batang babae sa operator tungkol sa kanyang telepono na ninakawan. Pagkatapos ay sinabi sa kabilang partido ang address, at nang matapos na magrehistro ang kabilang partido, binaba niya ang tawag at ibinalik ang telepono kay Hogan, nagpasalamat sa kanya. "Salamat, sir, naiulat ko na ito sa pulisya, at ang pulis ay darating dito sa 1 minuto. Walang anuman." Bahagyang ngumiti si Hogan, iniligpit ang telepono, at sinabing, "Gusto mong kumain? Ang pagkain na ito ay nasa akin." Sabi ng dalaga, "Hindi, hindi, kaka-dinner ko lang, salamat, sir." "Walang anuman." Tumango si Hogan at sinabi sa lalaki, "Ibuhos mo ang 1 basong tubig para sa babaeng ito." Walang sabi-sabi, agad na iniabot ng lalaki ang 1 basong lemon water at iniabot sa dalaga. Nagpasalamat ang dalaga, "Sir, maraming salamat po." Bahagyang ngumiti si Hogan at sinabing, "Hindi mahalaga, dapat nating tulungan ang isa't isa." Kasabay nito, sinabi ni Hogan, "Maupo ka muna saglit, maghahanda ako ng pagkain para sa mga bisita." Sinabi ng batang babae, "Gumawa ka sa iyong negosyo, huwag mo akong pansinin." Pagkaraan ng wala pang 10 minuto, may tumigil na sasakyan ng pulis sa pasukan. At lumabas ang 2 pulis at pumasok sa tindahan, nagtanong, "Sino ang tumawag sa 911? Nagmamadaling itinaas ng dalaga ang kanyang kamay at sinabing, "Ako ito." Tiningnan ng isa sa mga pulis ang babae at nagtanong, "Sinabi sa amin ng main desk na ninakawan ang iyong cellphone, anong nangyari?" Sinabi ng batang babae, "Mga 10 minuto ang nakalipas, kausap ko ang 1 kaibigan sa harap ng restaurant na ito. At biglang may dumating na lalaki at inagaw ang phone ko." Tumango ang pulis at nagtanong, "Iisa lang ba ang tao sa kabila?" Sabi ng batang babae, "Isa lang ang kumuha ng phone ko pero mabilis siyang sumakay sa kotse at umalis." Tinanong ng pulis, "Nakita mo bang mabuti ang taong kumuha ng iyong telepono? Malamang anong lahi, gaano kataas? Ang kanyang timbang ay nasa taba o manipis na bahagi." Pinag-isipan ito ng dalaga at sinabing, "Masyado siyang mabilis, hindi ako nakareact kaagad. Kaya hindi ko nakita ang kanyang mukha, ngunit tiyak na ang lalaki ay dilaw, katamtaman ang taas, payat, napakasensitibong paggalaw. Walang magawa ang pulis, katamtaman ang taas, payat na dilaw na tao, sa Chinatown para mahuli. Kung walang detalyadong pisikal na katangian, ang paghuli sa kanya ay mas mahirap." Sa pagsasabing ipinaliwanag ng kabilang partido, "Sa katunayan, alam mo, pag nanakaw ng mga cellphone sa kalye, ang mga laptop, at mga backpack ng babae, sa kalye, kahit libu-libong mga bagay ang nangyayari araw-araw. Ang karamihan sa mga tao ay napakahirap mahuli." Ang 1 pang pulis ay tumingin sa paligid ng tindahan sa oras na ito.
at itinuro ang isa sa mga surveillance probe na nakaharap sa pinto at sinabing, dahil nangyari ito sa harap mismo ng tindahan, ang surveillance probe na ito ay dapat na makuha ito, tama ba? Kung makukuha natin ang data ng imahe ng suspect, ang pag-aresto ay medyo madali. Kabanata 4,476. Pagkatapos nito, tumingin ang pulis kay Hogan at seryosong sinabi, "Sir, kailangan naming kunin ang hard disk sa iyong recorder para makuha ang surveillance video at makatulong na malutas ang kaso." Natapos niya si Hogan, pagkatapos ay sinabi kaagad sa kanyang kasamahan, "Pumunta ka upang alisin ang hard disk, babalik kami. Siya nga pala, kunin mo rin ang babae para magbigay ng pahayag." "Oo." Ang lalaki ay tumanggo ng hindi nag-iisip, at agad na tinanong si Hogan, "Sir, nasaan ang hard disk recorder ng iyong surveillance system?" Sinabi ni Hogan na may kahihiyang mukha, "Opisyal, nandoon ang recorder, ngunit walang hard disk sa loob. Walang hard drive." Kumunot ang noo ng pulis na kinauukulan at nagtanong, "Nakikita kong naka-on ang working light ng iyong security camera, paanong walang hard disk?" Kinuha ni Hogan ang hard disk na naka-counter connected at sinabing, "Tingnan mo, wala talagang hard disk, ang aking hard disk ay matagal nang nasira. Hindi pa ako nakabili ng bago, ang aking tindahan mismo ay medyo maliit. Walang malisyosong iniisip ng mga tao, kaya hindi mahalaga kung may surveillance video o wala. Kaya hindi ko lang binago ito, kaya ito ay ang camera lamang bilang isang bluff." Mabilis na naglakad ang pulis papunta sa harapan, at nalaman na sa recorder ang hard disk space ay talagang walang laman. Agad na bumagsak ang mukha at sinabi niya sa isang nalulumbay na mukha, "I should say, sir, ikaw, napakakuripot mo. Magkano ang halaga ng isang hard drive? Ang malaking kapasidad ay hindi hihigit sa 200 o 300 dolyar, tama. Paanong hindi mo mailigtas ang perang ito?" Walang magawang sinabi ni Hogan, "Hindi ako magsisinungaling, opisyal, talagang masama ang negosyo sa Chinatown. Kadalasan ay sinusubukan kong mag-ipon ng pera, ngunit kinakain ng mga gastos ang lahat ng aking naipon sa pagtatapos ng buwan." Sa sobrang galit ng pulis ay wala siyang masabi sa kalahating araw. Gayunpaman, galit siya, alam na alam niya, na sa ganitong uri ng bagay ay wala silang paraan. Dahil walang hard disk sa loob ng hard disk recorder, naturally, imposibleng isave ang anumang video ng pagsubaybay. Kaya binuo ng boss ang trick na ito ngunit walang paraan upang maisagawa pa ito. Dahil ito ang kaso, walang saysay na manatili siya rito. Kaya kinausap niya ang babae at sinabing, "Ms. Paano ito? Pumunta ka muna sa amin sa presinto para magbigay ng pahayag. Susubukan naming maghanap ng iba pang mga pahiwatig upang makatulong na malutas ang kaso." Medyo walang magawa ang babae, kaya tumanggo siya at sinabing, "Sige, sasama ako sa iyo." Tumalikod ang pulis at lumabas, halos lumakad papunta sa pinto. Tumalikod at sinabi kay Hogan, "Bukas bilasan mong bumili ng hard drive." Mabilis na tumanggo si Hogan at sinabing, "Oo, oo, huwag kang mag-alala, bibili ako bukas." Ang pulis ay tumalikod at naglakad palayo, at hindi nagtagal ay nakita ang dalawang lalaki na lumapit sa kotse ng pulis sa pintuan. Hayaang umupo ang babae sa likod ng sasakyan ng pulis, pinaandar ang kotse, at umalis sa eksena. Sa oras na ito, tanging ang lalaki at si Charlie ang natitira sa tindahan. Pagkatapos ay hiniling ni Hogan sa lalaki na magsabit ng suspendidong karatula sa pintuan. Matapos itong isabit, pumunta ang lalaki sa basement mag-isa para magpahinga. Umupo si Hogan sa tapat ni Charlie at sinabing, "Young Master Wade, binabantayan ako ng mga pulis. Hindi ko alam kung tungkol saan ito, ngunit sa palagay ko ay may kaugnayan ito sa iyo." "Related to me." Kumunot ang noo ni Charlie at nagtanong, "Tito Chen, ibig mo bang sabihin na ang dalawang pulis ngayon ay tumatakbo patungo sa akin?" "Dapat ay." Seryosong sinabi ni Hogan, "Ngayon mo lang nakita ang babaeng iyon at ang dalawang pulis na iyon. Acting with so much drama, in fact, just wanted to get the recording. Sa security camera ng aking tindahan, napakaraming problema ay dapat magkaroon ng ibang plano." Tanong ni Charlie na may pagtataka, "Tito Chen,
Paano mo nalaman na ang babae at ang dalawang pulis ay kumikilos? Kabanata 4477. Ipinaliwanag ni Hogan, kaninang umaga kakabukas lang ng tindahan at isang nasa katanghali ang gulang na Chinese ang dumating sa tindahan. Pagkatapos umupo upang mag-order ng isang random na pagkain pagkatapos ay nagsimulang tumitig sa aking tatlong security camera nang walang tigil. Pag-isipan mo, ang mga seryosong tao ay pumupunta sa restaurant para kumain. Sino ang magbibigay pansin sa sitwasyon ng pagsubaybay? Kaya nahulaan ko sa oras na siya ay maaaring isang gangster na gustong kumuha ng pera mula sa akin o isang pulis na walang damit. Hinabol ni Charlie, at pagkatapos nito, umalis siya pagkatapos kumain. Oo, sinabi ni Hogan, natapos ng lalaki ang kanyang pagkain ng napakabilis, nagbayad ng pera, at nagmamadaling umalis. Pagkaalis niya, nagmadali akong tanggalin ang hard disk sa recorder. Tumango si Charlie at seryosong sinabi, dahil ang kabilang partido ay pinalalabas bilang isang gangster. Sino ang nagnanais na magnakaw ng pera, pagkatapos ay 80% ang pulis? Tama, sinabi ni Hogan, natatakot ako na ang pulis ay gumawa ng napakalaking detour. Para mahanap ang CCTV footage niyo ni Miss Gu, kaya sinira ko muna ang hard drive. Ngunit biglang nagkaroon ng eksena ng pagnanakaw ng isang cellphone sa pintuan. Ang dalawang bagay na ito ay magkasama, ang motibo ng kabilang partido ay malinaw. Talagang gustong humanap ng pagkakataon na alisin ang aking hard drive pabalik upang mag-imbestiga. Kaya binigyan kita ng isang kindat, gusto kong huwag ka munang lumapit. Biglang natauhan si Charlie, at hindi maiwasang magtanong. Tito Chen, sa totoo lang, kung hindi mo ako binigyan ng kindat. Hindi ko talaga nakita kung ano ang mali sa bagay na ito, paano mo ito hinatulan? Bahagyang ngumiti si Hogan, ginawa nila ang eksenang ito, pinag-isipang mabuti ang script. Pero medyo clumsy pa rin ang choreography ng direktor at mga aktor. Para tahasan itong walang mga pangunahing detalye, isusulat mo ang script na walang mga pangunahing detalye. Ang taong tumitingin dito ng may interes ay tiyak na makikita ang kapintasan. Sinabi ito at nagpatuloy, parang sinasabi ng mga tao na walang tunay na perpektong krimen sa mundo. Ngunit sa aking palagay, kahit na hindi nito magagawa ang ganap na pagiging perpekto. Ngunit magagawa ito ng may kamag-anak na pagiging perpekto, hanggat ang puso ng pumatay. Kung gayon ang lahat ng pulisya ay maayos, kung gayon kahit na ang kanyang krimen ay hindi umabot sa ganap na pagiging perpekto, hindi ito mahahanap. Tumango si Charlie na may edukadong mukha, at hindi maiwasang magtanong ng may labis na pag-uusisa. Tito Chen, paano mo nalaman na may mali sa babaeng ito? Sinabi ni Hogan, maaaring marami kang hindi alam, sa katunayan, sa Chinatown, kahit na ang opinyon ng publiko ay halo-halong. Anuman ang kabuoang kaguluhan, ngunit sa pangkalahatan ay wala talagang isang inchik na mga ngahas na magnakaw sa kalye dito. Kung tutuusin, lahat tayo ay Chinese, madaling magtanong kung sino ang gumawa nito. Hindi pa banggitin na ang Chinatown ay nakakulong sa ilang Chinese gangs. Narito sila upang mangulekta ng mga bayarin sa proteksyon sa lugar, ngunit nagtakda din ng maraming mga patakaran. Ang mga pangkalahatang magnanakaw ay talagang hindi nangangahas na magnakaw sa kalye o gumawa ng paglipat sa Chinatown sa sikat ng araw. Kaya ang babaeng ito ay ninakawan sa harap ng aking tindahan sa sikat ng araw. Ito mismo ay hindi masyadong makatwiran. Kasama ang taong pumunta sa tindahan sa umaga. Maaari kong matukoy na mayroon siyang problema. Sa karagdagan, may isa pang mali. Ang bagay ay ang Chinatown ay isang lugar. Tinatawag ang pulis kahit na sa kalahating oras ay hindi malamang na may sasakyan ng pulis. Sa pagkakataong ito ay nakakagulat na inabot sila ng wala pang 10 minuto bago dumating, tingnan na handa na ang lahat. Hindi maintindihang tanong ni Charlie, kaya matagal dumating ang mga pulis. Tama, sinabi ni Hogan, dito, sa minorya o mga lugar na pinangungunahan ng etniko. Ang pulisya ay karaniwang hindi hinihiling na lumapit sa isang banda, Maraming gang, at mataas na antas ng autonomiya, ang pulisya ay karaniwang nag-aatubili na makisali. At pati na rin walang sinuman sa distrito ang gumagawa ng sponsorship ng pulisya.
Kaya ang puwersa ng pulisya mismo ay maliit, ang bilis ng pagtugon ay natural na hindi masyadong mabilis. Dito, market-oriented ang lahat, ganoon din ang pulis. Bawat mayamang distrito sa New York na may mga presinto ng pulisya sa New York. Para sa sweldo ng pulisya, hindi ang pamahalaang lungsod ang may pananagutan dito. Kabanata 4478. Nagpatuloy si Hogan, ngunit ang mga mayayaman sa mayamang distrito ang may pananagutan dito. At nagpapatrol sila gamit ang mga kotse sa mayamang distrito na donasyon ng mga mayayaman. Sa mga ganitong lugar, hindi lang 24 na hour ang mga taong naka-duty kundi 24 hours may police patrol. Ngunit para sa mga lugar ng pagtitipon ng minorya, sa pangkalahatan ay hindi namin nakikita ang anino ng pulisya. Malumanay na tumanggo si Charlie at Bum Antong hininga, kaya ganyan. Para sa isang tulad ko na hindi naiintindihan ang sitwasyon, hindi ko lang makita kung ano ang abnormal dito. Hinangaan ni Charlie ng detalyado ang katalinuhan ni Hogan at hindi niya maiwasang purihin siya. Sa palagay ko siguro naisip nila na mahusay silang gumanap. Hindi lang nila inaasahan na magagawa nilang itago mula sa iyong mga mata na nakikita. Ikinaaway ni Hogan ang kanyang kamay at mahinhin na sinabi, pinupuri ako ni Young Master Wade. Paano ako maituturing na may magandang mata? Pero I have been in Chinatown for so many years, so I am too familiar with this place. Sinabi ni Hogan, at nagbigay ng isang mahinang ngiti at sinabi, hindi pinalaki, nakatira ka sa isang lugar sa mahabang panahon. Kahit na ang aso sa tabi ng pinto ay tumatahol ng higit sa karaniwang pagbabago, mapapansin mo ito. Habang nagpatuloy siya at nag-aalalang tinanong si Charlie, Young Master Wade, bakit ka pinagtutuunan ng mga pulis? Dahil ba mayroon silang ilang mga pahiwatig mula sa Cataclysmic Front? Umiling si Charlie at sinabing, ang Cataclysmic Front ay hindi nag-iwan ng anumang mga pahiwatig. Ngunit ako mismo ay may dapat isipin at hayaan ang isang batang babae na may sensitibong pagkakakilanlan. Dalhin ang mga miyembro ng pamilya Faye sa New York, hindi talaga ako nag-isip ng mabuti noong panahong iyon. Natural na hinahayaan ko ang babaeng iyon na dalhin ang mga tao. Ngunit hindi pinansin na mag-iiwan siya ng mga pahiwatig pagkatapos na makapasok sa bansa. Sa pagsasabing iyan, idinagdag ni Charlie, si Duncan Lee ay nanguna sa mga tao na harangin ang punong tanggapan ng Faye Group. Mabuti na lang at nakatanggap ako ng balita ng maaga at hinayaan muna ang babae. Kung hindi, kung sakaling natagpuan nila siya, ang mga bagay ay talagang medyo nakakalito. Nagmamadaling nagtanong si Hogan, Young Master Wade, ano ang partikular na sitwasyon, maaari mo bang sabihin sa akin ng detalyado? Walang tinatago si Charlie kay Hogan, kaya sinabi niya sa kanya ang buong proseso. Sa pagkakaroon ni Ruoli na I escort ang 2 tao ng pamilya Faye sa Syria. At pagkatapos ay pansamantalang ipinadala niya sila sa New York. Matapos marinig ito, bahagyang tumanggo si Hogan at sinabing, ang bagay na ito ay talagang medyo hindi pinag-isipan, ngunit ito ay naiintindihan. Nahawakan mo ng maayos ang kabuuan, isa o 2 maliliit na detalye na medyo hindi isinasaalang-alang na ito ay likas ng tao. Sa pagsasalita tungkol dito, bamantong hininga si Hogan, si Duncan sa pagkakataong ito ay medyo masama ang tingin ha. Ang pagharang sa grupo ni Faye na may napakaraming fanfare, kung wala siyang mahanap na sinuman, ang kanyang magagandang araw ay magtatapos. Oo. Tumanggo si Charlie, hindi ko rin akalain na ganoon pala ka-impulsive ang kilos niya. Naiintindihan din. Sinabi ni Hogan, napakakinas niya noon. Ang kanyang sariling mga kaso ay halos lahat ay nalutas, ang iba na hindi maaaring malutas ang kaso ay humingi sila ng kanyang tulong. Nagtagumpay din siya sa paglutas ng sunod-sunod na kaso, ang katanyagan ay mahusay. Ngayon ay naghahanap na siyang magretiro, at nahaharap siya sa isang malaking insidente. Ang epekto ay ang kanyang kalahating buhay na masipag na reputasyon at imahe ay nakataya. Sa mga ganitong pagkakataon, tiyak na maaapektuhan ang kanyang mentalidad. Tulad ng isang propesor sa larangan ng matematika. Sa kanyang buhay lahat ng mahihirap na problema ay hindi nagawang talunin siya. Makakapag-retiro na sana ng may panalong record. Ngunit sa oras na ito isang serye ng 10 o higit pang mga palaisipan na hindi niya malutas.
At lahat ng nasa ibaba ng podium ay gustong makita kung paano niya nilulutas ang problema. Sa kasong ito, tiyak na mahirap kontrolin ang kanyang estado ng pag-iisip. Panipi. Ganyan talaga. Tumanggo si Charlie bilang pagsang-ayon at sinabi, ang bagay na ito ay talagang hindi patas din sa kanya. Mahina nang umiti si Hogan at sinabing, ang oras ay nakasalalay din sa kapalaran, hindi lahat ay makakakuha ng maayos na paglalayag. Kailangan nating dumanas ng ilang mga pag-urong, sandali lang, maaga o huli. Pagkatapos sabihin iyon, tinanong niya si Charlie. Ginoo, Wade, dahil sinabi mo na ang Cataclysmic Front ay hindi naglabas ng anumang mga pahiwatig tungkol sa iyo. Kung gayon, bakit ako nakita ng mga pulis dito? Saglit na nag-isip si Charlie at nagsalita, dapat ay dahil sa aking dakilang tiyuhin. Kabanata 4479. Ngayong naisip ito ni Charlie, sa oras na iyon ay narinig niya ang balita ng kritikal na karamdaman ng kanyang lolo. Habang nakaupo siya sa ikalawang palapag ng restaurant. At pagkatapos ay agad na hiniling kay Sarah na dalhin ang blood dispersal heart saving pill sa Los Angeles. Isang hakbang na ginawa niya at wala siyang oras para gumawa ng anumang pagtatakip. Sa makatuwid, hanggat ang panig ng dakilang tiyuhin ay nagsisimulang umatras mula sa pinagdaanan ni Sarah pagkarating sa Los Angeles. Siguradong itutuon nito ang atensyon sa litsyon na tindahan ni Uncle Chen. Nakita ni Hogan ang kawalan ng kakayahan ni Charlie at alam niya kung ano ang iniisip niya. Kaya't nagsalita siya at umaaliw na sinabi, Young Master Wade, buhay ng mga tao ang nakataya. Wala kang ibang magandang pagpipilian sa oras na iyon. At buti na lang hindi pa napansin ng great uncle mo ang presensya mo. Napabuntong hininga si Charlie, pumunta ako sa iyong tindahan kasama si Sarah kung nakita niya ang kuha ng CCTV. Malamang makikilala niya ako, may pinadala yata si Duncan para hanapin ang CCTV footage mo dito. Ito rin ay para malaman kung sino ang kasama ni Sarah at kung ano ang espesyal sa kanya. Bahagyang umiti si Hogan at sinabing, makatiyak kang walang maraming security camera sa labas ng Chinatown. Dati ay may ilan, ngunit sila ay nabasag, at pagkatapos ay hindi na-install. Walang security camera sa labas ng pintuan ng aking tindahan. At kahit na mayroon, dahil sa problema sa anggulo, imposibleng ishoot ang gilid dito. Sinabi na nagpatuloy si Hogan, binuksan namin ang tindahan, at hindi nang ahas na isabit ang kamera sa labas ng tindahan. Kaya sa pangkalahatan, ang pinakalabas na kamera ay naka-install din sa loob ng pinto sa itaas. At pagkatapos ay pa-ilos sa buong hanay ng storefront. Ngunit dahil ang anggulo ng kamera ay pa-ilos pababa ng 45 degree na posisyon. So at most only to their side of the sidewalk, not shoot the motorway. Higit pang hindi ma-shoot ang kabaligtaran, kaya hindi mo kailangang mag-alala. Narinig ito ni Charlie, at malumanay na tumanggo, iyan ang pinakamahusay. Medyo malungkot na sinabi ni Hogan, Young Master Wade, dahil ayaw mong ilantad ang iyong sarili. Kung gayon sa lugar na ito, dapat mong subukang huwag pumunta sa hinaharap. Nakuha ng lugar na ito ang atensyon ng iyong dakilang tiyuhin at ni Duncan Lee. Sa hinaharap, tiyak na tututukan nila ako dito. Oo. Tumanggo si Charlie at seryosong sinabi, pagkatapos ng concert ni Sarah bukas. Maaaring hindi ako bumalik sa New York sa maikling panahon. Dito ko nakilala ang napakaraming karanasan at wala akong magandang pakiramdam tungkol dito, kaya sa hinaharap, iiwasan ko ang lungsod na ito. Umiti si Hogan, tumanggo na may kaunting kalungkutan, at sinabing, bihira kang makahanap ng pangalawang lungsod sa mundong ito na napakaraming mayaalok. Kung ito man ay ang kaakit-akit na Wall Street o ang mga slum. Saan man mayroong isang bagay na nagpapakilala sa grupo at sa kanilang mga negatibong aspeto. Ang kasamaan ng mga slum ay prangka, karahasan, pamamaril, drug base, kalakalan ng tao. Ngunit ang kasamaan ng Wall Street ay higit na kakilakilabot kaysa sa mga slum, ang mga nakaupo sa mga skyscraper ng Wall Street. Ang pag-upo lamang ng magkasama, sa pagsunog ng tabako, ay maaaring magpasya sa buhay at kamatayan ng isang ikatlong mundo na bansa. At 10,000, daan-daang libo o kahit milyon-milyong tao. Sa harap ng tubo, tinatrato ang buhay ng tao na parang wala.
Nakita ni Charlie na medyo emosyonal din si Hogan, kaya hindi niya maiwasang magtanong. Tito Chen, nakarating ka na sa Estados Unidos sa loob ng maraming taon, naisip mo na bang bumalik? Bahagyang natigilan si Hogan, pagkatapos ay tumangala kay Charlie, at seryosong sinabi. Young Master Wade, sa totoo lang, gusto kong bumalik, kahit na ang aking matandang ama ay hindi na buhay. Ngunit ang aking ina ay buhay pa, at ngayon ay pumasok sa katandaan. Nais ko ring gawin ang aking anak na kabanalan sa paligid niya. Sa pagsasalita tungkol dito, mahinang bamaantong hininga si Hogan, tanging, si Mr. Gu ay nakipagkasundo kay Liu Sheng para sa akin noon, nangako ako sa apelidong Liu sa harap nilang dalawa, hindi na babalik sa Hong Kong Island sa buhay na ito. Panipit. Walang pakialam na sinabi ni Charlie, Tito Chen, si Liu Sheng lang ng Hong Kong Island. Wala talaga akong pakialam sa kanya, basta gusto mong bumalik, solusyunan ko ang lahat ng ito para sa iyo. Kabanata 4480. Tumayo si Hogan, pinagsalikop ang kanyang mga kamay, itinaas ang kanyang mga kamay, at sinabing. Young Master Wade, ang iyong lakas ay makalangit. Hindi banggitin ang isang liu, kahit na 10 liu, walang sino man ang magiging kalaban mo. Sa pagsasalita tungkol dito, nahihiyang sinabi ni Hogan, ngunit, Young Master Wade, salita ng isang Ginoo. Kapag ang isang pangkat ng mga kabayo ay mahirap sundan. Hindi ako takot sa kamatayan. Ngunit natatakot ako na ang iba ay sundutan ang aking gulugad at tawagin akong isang kontrabida na bumabalik sa kanyang salita. Kaya, mangyaring huwag mong i-pressure si Liu para sa akin, dahil tinupad niya ang kanyang pangako at hindi na ako sinundan. Dapat ko ring tuparin ang aking pangako at hindi na babalik sa Hong Kong Island sa buhay na ito. Bahagyang natigilan si Charlie, at naramdaman sa kanyang puso na si Hogan ay bukas at tapat. Ngunit naramdaman din niya na siya ay masyadong disente at nagtakda ng moral na bar na masyadong mataas, na pinahihirapan lamang ang kanyang sarili. Gayunpaman, nakikita ni Charlie ang determinasyon sa kanyang mga mata sa oras na ito. At alam na ang bagay na ito ay hindi maaaring gawin alinsunod sa kanyang sariling mga ideya. Kaya para hayaan si Hogan na itago ang mga bagay na nangyari noon para sumulong. Kailangan pa ring sundin ang sinabi ng matandang ninuno, para makalas ang kampana kailangan munang itali ang kampana. Kung hindi, kahit nahayaan niya ang front na samahan siya pabalik sa Hong Kong. Gumagamit ng lakas para pilitin si Liu na gumulo, ngunit madirama pa rin ang puso ni Hogan ang pasanin. Ang katotohanan ay hindi naisip ni Charlie na baguhin ang kanyang mga salita kay Hogan. Bagamat may kasunduan siya kay Liu na huwag nang bumalik sa Hong Kong Island. Ngunit hindi siya sumang-ayon kay Liu na huwag bumalik sa mainland, kaya hindi na siya makakabalik sa Hong Kong Island. Ngunit maaari ring bumalik sa mainland kasama niya, upang magtrabaho para sa Wade Group. Pagkatapos sa suporta ng Wade Group, kahit na alam ito ni Liu. Imposibleng pumunta siya sa pamilya Wade para humingi ng parusa. Gayunpaman, sa mga salitang lumalabas sa kanyang bibig, sa wakas ay hindi sinabi ni Charlie. Alam niya na sa karakter ni Hogan, hindi niya tatanggihan ang kanyang kahilingan. Dahil sa kabutihan ng kanyang ama sa kanya at pagliligtas sa kanyang buhay. Ngunit alam din niya na ang insidente at ang mga tao sa insidenteng iyon, para kay Hogan, ay isang buhol sa kanyang puso. Hindi niya dapat hayaang italaga niya ang kanyang sarili sa negosyo ng Wade's Group bago mabuksan ang kanyang heart knot. Sa makatuwid, nagpasya siya na pagkatapos ng masterclass ng kanyang asawa sa Estados Unidos. Maglalaan siya ng oras upang pumunta sa Hong Kong Island at makipag-usap ng maayos sa liu na iyon. Mas mabuti upang personal niyang bawiin ang kanyang utos kay Hogan. At hayaan siyang malayang makabalik sa Hong Kong Island. Pagkatapos niyang bumalik sa Hong Kong Island at ayusin ang kanyang isip. Pagkatapos ay ihahagis niya sa kanya ang isang sanga ng olibo. Kung may kakayahan akong gawin ito, gagawin ko ang puso at kaluluwa ni Liu na anyayahan ka pabalik mula sa New York. Kung wala akong kakayahan, hindi ko gagamitin ang aking lakas para pilitin si Liu na sumuko. Narinig ito ni Hogan, at may gustong sabihin, ngunit nag-alinlangan sandali, at pagkatapos ay nagpigil. Kaagad, tumingin siya kay Charlie, tumanggo ng pasasalamat, at seryosong sinabi. Salamat, Young Master Wade, sa pag-unawa.
Tiningnan ni Charlie ang oras at sinabing, "Tito Chen, may mga bagay pa akong dapat asikasuhin. Kaya hindi na kita guguluhin, dapat inimbitahan ka ni Sara na manood ng concert niya bukas, diba? Kung may oras ka, magkita tayo doon at pagkatapos." Umiling si Hogan at sinabing, "Young Master Wade, hindi ako pupunta sa concert ni Miss Gu. Dapat nasa Los Angeles pa rin ngayon ang iyong dakilang tiyuhin. At ang atensyon ni Duncan ay nasa Faye Group sa ngayon. Kaya kapag natapos na nila ang kanilang negosyo, malamang napupunta sila sa akin para magtanong tungkol kay Miss Gu. Hanggat hindi nakilala ni Duncan na nasa tabi ko si Miss Gu nang mawala si Randall Faye. Kung gayon masasabi ko pa rin na pumunta si Miss Gu sa tindahan, nagkataon lang na pumunta para kumain. At ang iniisip ko lamang ay ang paghahanap buhay sa buong araw, at wala akong kakilala na malalaking bituin, kaya hindi ko napansin. Kung wala silang clue na kilala ko si Miss Gu, sa pagkakataong ito ay mapipigilan ko ito ng maayos. Pero kung malaman nila na pumunta ako sa concert ni Miss Gu bukas, mahirap ipaliwanag ang bagay na ito, at baka maalala din ako ni Duncan." Tumango si Charlie nang may pag-unawa at sinabing, "Tito Chen, kung ganoon. Pagkatapos ay babalik ako upang makita ka kapag mayroon akong susunod na pagkakataon na pumunta sa New York."